Sharif Albani. Sultan, we'd like to invite you here now. Pagkagaisan at kabayabaan para dating kong mga members of the press, you will be welcome to ask questions, isang question and then one follow-up question. But more than that, we would like to give the first 5 minutes for the opening statement of our Honorable Sultan Albani. Sir? Sa ngalan ng Diyos na siya ay mawangi, matulungin, mapagmahal. Sa mga kapatid kong Christian, Luzon, Visayas, and Mindanao, nyawa sumayin niyo ang tunay na kapayapaan. Sa mga kapatid kong Muslim, Luzon, Visayas, and Mindanao, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wal barakatuh. I am Sharif Ibrahim Albani, a native of Tawi-Tawi. I am a pure-blooded Filipino. Panawagan ko sa mga kapatid kong mamamayan Pilipino, nakikita po natin ang bansa natin sa kasalukuyan. The Muslim today are disunited because of the word tribalism. The Muslim today are disunited because of the word Bangsa Moro Bisig Law. Majority of the Muslim are in opposed because of that Bangsa Moro Bisig Law. The Christian are the majority here in the Philippines. More than 3,000 religion was registered in the Security and Exchange Commission. It shows that the Christian are also disunited. And we have two major political party in our country today. The opposition and the administration are also disunited. Kung isama total po natin, the Filipino people today are all disunited. Mga mamamayan Pilipino, bilang isang kapatid niyong Muslim, kumakatok po ako sa inyong puso at isipan. Because of the cause and effect of our country today, our country has a multifarious problem. Problem of morality, child abuse, disease, corruption, terrorism, killing, kidnapping, drugs, almost 97% drugs, mayroon tayo sa barangay ngayon. Nalason na po ang mga anak natin. War in Mindanao are beyond and control. So all those problems, they are all minor problems. We have a vital problem of our country today. What are the vital problem of our country today? Which is the abject poverty. Gutom ang lahat ng mamamayan Pilipino from Batanes to Tawi-Tawi. Ano po ang gagawin natin ngayon, mga mahal kong magulang at mga kapatid? Si Albani po, I want to spark something na gusto ko pong turdukan ang hidwaan, digmaan, at hindi pagkakaintindihan ng Muslim Christian dito sa bansa natin. Gusto ko pong sabihin sa inyo ang ugat ng problema sa bansa natin. So kapag hindi natin alam ang ugat ng problema, hindi rin natin alam ang tunay na kasagutan. So ngayon, alamin po natin, bago ko bitawan ang mic na ito, ang mga kapatid natin Muslim, more than 4 decades, lumalaban sa gobyerno to establish self-determination in political identity. Pilipino among Pilipino nagpapatayan. Ito po yung pangarap ni Albani, gusto natin tundukan itong problema na ito. So paano natin tundukan? Gusto ko po iparating sa mamamayan Pilipino ano ba yung ugat ng problema. So the Muslim brother believe that the set of our government before it was not in Luzon. It was in Sulu, in Maybong, during Eastern King Dynasty, meaning the Maharlikan Empire, headed by Sharif ul-Hasim, known as Sultan Pahala Baluka.
In Mindanao, Sultan Kadurat, in Mactan, Lapu-Lapu, in Visayas, the 10 island of Panay, it was headed by Sultan Marikudo. In Iloilo, Sultan Ilong-Ilong, the relatives of Alimudinum Sulum. In Luzon is divided into three forms of sultanate. Many government, princes or duha of Pangasinan, Sultan Lakandula and Sultan Sulaiman. Divided Pasig River as a territorial boundary. Ano po ang batas ng kaninunuan natin? Which is the Holy Scripture amalgamated with traditional and customary practices. Sa panahon ng kaninunuan natin, we are a great nation before because we are united. Marangal ang mga leaders natin sa panahon ng kaninunuan natin. Generation to generation po anong nangyari sa bansa natin when the Vatican, the Rome, they combined together in appointing Ferdinand Magellan. Ferdinand Magellan, he almost conquered half of the world, establishing the Catholicism and Christianism. When Magellan came to the Philippines on March 16, 1521, in order to colonize, to Christianize the people, objectively because of the asset in the wealth of our ancestors, who fight, who defend, who protect, which is our brother Muslim. The Chinese regime under the evil leadership of Limahong, ganun din, sinong nakipaglaban, which is our kapatid ng Muslim. The Second World War in 1938 to 1942, our woman on Christ's rape, our Holy Scripture are rooted. Who fight, who defend, who protect, which is our brother Muslim. The American come to the Philippines establishing a divide and rule policy. Even the 45 caliber was invented because of the Tauso, the 1911. So kung natin pong gunitain ang kasaysayan ng kahapon, the great defender and protector of our homeland, which is our brother Muslim. Ano po yung tawag sa mga Muslim ngayon, mga kapatid ko? Ang tawag sa Muslim ngayon, Abu Sayyaf, terrorist, kidnapper, killer, nagmamasagal, tumupugot ng ulo, DVD. So lahat ng karumar-dumar na tawag nandito sa mga kapatid natin. So how could we reconcile the issue, the problem of our country kung ganito po ang treatment natin sa kanila? Ito po yung dahilan na ugat ng problema. Generation to generation, anong nangyayari? Mga kapatid kong Muslim, Christian. From Manolo's Constitution or Commonwealth that the Philippines was declared up to Macapagal that the Philippines under the Christian country in the Parisoren, lumala na naman ang problema. So namundok si Visual, he was a provisor before in UP. Pumunta sa jungle fighting against the government. Nagbuo ng Moro National Liberation Front. Napag-usapan ang Moro National Liberation Front sa Libya in 1976. Sa kasawian pala ng Tripoli Agreement, hindi rin nasunod. Mayroon na naman tayong tinatawag na Semi-Peace Accord Agreement in 1987 during Cory regime. Hindi din nasunod. Mayroon na naman tayong tinatawag Final Peace Accord Agreement in 1996 during Ramos regime. Hindi rin nasunod. With the 2-3 agreement na hindi nasunod, lumala po ang problema. Nagkaroon na ng Abu Sayyaf insurgency sa bansa natin, kidnapping, frustrated na mga kapatid natin. What the national government did today, instead ipinagpatuloy nila yung agreement, hinegotiate with the separate faction, the governments, with the MILM. Ito lang tinatawag natin Bangsamoro Basic Law, which is the BBL. So nakikita po natin, mga mahal kong magulang, nagkawatak-watak ang bansa natin. So nananawagan si Albany, this is the high time, and I firmly believe sa bawat isa sa atin, mayroon tayong personal business interest. Kalimutan po natin yan muna. Because we have been backsliding almost 50 years in terms of economic development. What is Brunei, Dubai, in all Asian country before? They are nothing because we are number 2 to number 1 in terms of economic development. Because before we are united. So ngayon hindi tayo nakikita sa mapa. Uulitin ko, this is the solution formula of Mr. Albany, number 1 sa baluta. Napapanahon na po, kailangan magkaisa ang Muslim, Christian at mga katutubo sapagkat ito lamang ang tunay na sagot sa tunay na pagbabago at tunay na kapayapaan ng inang bayan. Wala na pong iba. Maraming salamat sa inyo. Robert, before we continue, I'd like to call and acknowledge our younger
media here, Kaatong Baladong, please occupy the position of the board. He's one of the moderator. Also, I'd like to acknowledge Jubilee Gusura from BWBL, Rory Samontina from GWBL, and from BZRXL, yung ating taga GNN, Net 25, Hataw, Filipino Mirror, PTV4 at saka TV5. At sa lahat ng mga kasama ko sa media, salamat sa pagdating niyo, pagdalo niyo si Bolo. At forward with you, I'd like also to invite in the presidential table yung ating tatay, expert in the board na yun. Wala ba si Maestro Cordinawan? Kailangan natin ito. Former President of the State, First Attaché from Washington. And also I'd like to thank Maris Menendez, kasama natin, yung ating mga Muslim brothers and mga tuho, yung pamilya ng ating senador. Yeah, so we'd like to open the forum now for your initial questions. And later, our cameraman will do their own individual ambush interviews. So we'd like to ask the Honorable Former Press Attaché for the opening question, please. Mr. Albani, tungkol dito sa nangyari sa Mindanao, although it's not appearing in the Muslim areas, it is indicative of the very sensitive peace situation, even among Christians and Islanders, mga katutubo, at saka mga migrants, even from Luzon, who resided in Mindanao. Unfortunately, it happened in northern Cotabato. The government now is accusing the demonstrators of being a front for the insurgents. And at the same time, the demonstrators are accusing especially the police forces of violation of their human rights. Ano po ang inyong insight sa kaguluhang nangyari ito sa Kidapawa? Sa ngalan ng Diyos na siya'y mawain, matuloy ng pagpapag. Salamat, Kado, nasa magaganda po ang katanungan na ito. Ang nakikita ko dito, may personal view. Mayroon tinatawag na cause and effect nangyayari dito sa bansa natin, lalong-lalo na yung sa pangyayari doon sa Coronadal, is Kidapawan, right? Kidapawan. Sa Kidapawan. No? Nakikita natin dito, bakit sumisigaw yung mga indigenous people? Kasi hindi nabigay yung karapatan para sa kanila. Oh. Sumisigaw sila dahil gutom na sila. Oh, ito mga nakikita natin. Now, para sa akin naman, yung mga kapatid natin dito, namumulitika na, nakikita natin, tutulong lang sila kung mayroon lang problema. Ito yung mga nakikita natin eh. Sana kung talagang sincere tayo, tutulong sa mga tao na ito, nang hindi pa umaabot ng ganitong problema, mayroon na tayong itutulong sa kanila. Now, ano ba yung problema sa kanila? Simple lang, nananawagan silang pagkain. Kahit po ano ang gagawin natin, kahit ang aso, kapag hindi na makakain, kagatin tayo. So, ito po yung vital problem ng bansa natin, which is the abject poverty. So, sa akin, pananaw, kasi nag-ride on na yung mga political leadership ngayon, nananawagan ko tayo, sana magdahan-dahan ang mga mamamayan Pilipino upang hindi naman tayo magkaroon ng divide and rule policy dito sa
bansa natin. So nakikita ko sa aking pananaw po dito, ang kakulangan dito, may kakulangan ng gobyerno, may kakulangan din ng mga kapatid natin doon sa Mindanao, lalong-lalo ng indigenous people. So nananawagan po ako sa kanila, both government and at saka indigenous people, lalong-lalo ng gobyerno, sana we will give to these people an equal footing of rights, establishing yung tinatawag na 40-purpose cooperative. We will give livelihood, quality of livelihood, quality of education sa mga kapatid natin sa Kinabawan. Maraming pong salamat. Follow-up lang po. I'll bring it closer to home. Sapagkat po kayo ay Muslim. Dito naman po sa issue ng peace process kung saan na-involve ang autonomy ng sa Mindanao, wala pa po akong naririnig sa mga presidential candidates at mukhang ni isa sa kanila ay hindi nakakaintindi kung ano nangyayari dito. At ang pinag-uusapan pa rin ay yung Bangsamoro Basic Law. Ang tanong ko lang po ay simple dahil yung February 6 po nagkaroon ng spiritual investiture ang Sultan of Sulu sa Hulo under the auspices of the provincial government of Sulu under Sakurtan. Magkakaroon pa po ba ng meaningful peace process dito kung hindi kasali ang Sultanate of Sulu? Salamat ka, Ado. Napakaganda pong matanungan yan. Alam niyo po ang anong ugat ng pinaglalaban ng dalawang malaking organization. Number one, the mother organization which is the MNLF. Ang pinaglalaban nilang ugat, yung rights, which is the right of the Sultanate of Sulu. Because Sultanate of Sulu has the sovereign right. Mayroon titulo. This is the justification. Of course, the Moro Islamic Liberation Front, ganun din, yun din ang pinaglalaban nila, which is the Sultanate rights, karapatan nila. Pero ngayon, kung natin tutusin, itong dalawang grupo na ito, they have no juridical personality to fight or to claim. Ang nakakatakot po dito, Kaado, kapag ang Sultanate of Sulu, they will assert their leadership. Recognize po sila. They have the treaty with China and the Sultanate of Sulu in 1405. We have the Carpenter Agreement. Then, if you sign a treaty, meaning you are a recognized or acknowledged government. Now, ito ang katatakutan natin. Kapag ito ang Sultanate of Sulu, hindi nila na matiis. Ihiwalay dito sa Republic of the Philippines. Ito ang katakutan natin because they have the juridical personality, meaning they have the sovereign right. Mayroon silang titulo. Unless ito, the Moro National Liberation Front, their justification with the Sultanate of Sulu in North Borneo. The MILF, their justification with the Sultanate of Sulu in North Borneo. These two big organizations, my apology to them, they are all political power. So nananawagan po ako sa mga kapatid natin sa gobyerno, sa kasalukuyan, they must dig out the historical facts of our country because this is only the solution for our country today. Maraming pong salamat. Opo'y pinagtatanong, pero kung mapagpapaan ko pong hindi hiling na sa harip na inyong lingkod ang magkaroon ng pagkakataon, lagi po kasi akong narito, kaya kung maaari po, ipapaling ko sa isa nating kapatid ang karapatan ng pagkakataon magtanong sa harapan ito. Kung maaari, ating kaibigang Juve de Guzman, at binibigyan ako ng pagkakataon. Magandang hapon
na mga narito, lalo na sa ating number one senator, Albani. Alam niyo po, napakarami yung issue tungkol sa mga kababayan, kapatid nating Muslim. Isa po dyan yung pagkakaroon ng mga vested interest na alam naman natin po na marami yung kagaya po ninyo ang pursigido na pag-isahin ang Muslim at Katoliko. Na wala naman talagang issue kung iintindihin nila yung tunay na pangyayari sa ating bansa. Kayo po ba, kung kayo po ay nandiyan na, meron po ba kayong plano na ayusin ang batas ng BBM? Ay, ng batas ng yung BBL, mukhang iba yung nasabi ko, sorry. BBL, at ano po yung babaguhin nyo doon? Kasi alam ko naman na meron mong makakabuti para sa ating mga kababayan sa Mindanao. Maraming salamat, Kajud, na pangaganda po ang katanungan niyan, no? Because that is the national issue ngayon, no? Ang Bangsamoro Basic Law po, napakaganda. Because the Bangsamoro Basic Law is for peace. The aspiration of the Bangsamoro Basic Law is to establish a political identity and self-determination. As a peace advocate, as a Muslim, that is our aspiration. Now, but the problem, there is a missing link of that Bangsamoro Basic Law. What are the missing link? Hindi po na consulta yung mga stakeholder. Who are the stakeholder? Tulad ng sinabi ko kanina, the owner of the Southern Philippines, which is the Sultanate of Cebu in Borneo. And these people are not properly consulted. Ano ang ginawa nila? Instead, they attack their brother Muslim or the government because they are malinis ang kanila konsensya. They attack Sabah. Since of Sabah, how many thousand namatay sa panahon ng pag-atake nila sa Sabah? Pero ang gobyerno natin, instead tinulungan, pinakulong pa. You see, number two stakeholder, which is the mother struggle of the Bangsamoro, which is the Moro National Liberation Front, headed by Nur Mishwari, hindi nila kinonsulta. What they did? They attack Zamboanga City, the siege of Zamboanga City. How many thousand Muslim authorities, civilian namatay? Hanggang ngayon, ang victim naroroon ngayon, araw-araw ang patayan sa Zamboanga City, hindi nakakain ng 3 times a day. Number three stakeholder, the Christian or the majority in Mindanao or the autonomous region of Muslim Mindanao. Hindi din sila nakonsulta. Number four stakeholder, the aborigine, meaning the Lumad, they are the owner of the land. Nakikita natin sa kinapawan issue, may sabihin hindi pa rin sila napapagbigyan. If the government is really insisting na ipagpatuloy ito, they are adding problem with the problem. They are adding fire with the fire. So if the government and the IMA-ELF are really sensitive to establish a long-lasting peace solution for the country, why not accommodate everybody? Because peace is not only intended for the IMA-ELF. Peace is a universal, intended for everybody. So yan po yung mga missing link doon. Pangalawa pa dito, may apology to the national government, there are violations sometimes. Hindi nila pinagpatuloy yung pinirmahan ng Tripoli Agreement in Libya in 1976, the same Peace Accord Agreement in 1987, the final Peace Accord Agreement in 1996. So kung natin tutusin doon, who violate the agreement? Who are the greatest betrayal to the agreement? It's not, kung natin titingnan, nasa naka din, it's not the Muslim, it is the government. So dito, nananawagan tayo, sana magdahan-dahan tayo sa mga decision natin kasi we have been backsliding in term of education, in term of technology, in term of the government. Marami pong salamat. Follow-up question na lang, Senator Albani. Alam niyo po, marami po kayong magagandang narinig ko, no? Na kung talagang maupo kayo, maipagpapatuloy po ninyo yung mga gusto niyong gawin. Pero sa dami mo na magagandang gusto niyong gawin, ano ang pinaka-top priority ninyo para maging tatak po namin lahat at maalala bilang isang number one na maging Senador Albani? Salamat po. Number one po, as your brother Muslim, number one top priority natin, we have to push or recommend to the national government to establish a barangay multi-purpose cooperative. Why? Because the foundation of the government, which is the barangay. If the barangay is weak, the administration is weak. The barangay is strong, the administration is strong.
Tingnan niyo po sa Tawi-Tawi, part of Sulu in Pasilan. Yung isang full barangay, sana may ilaw, may tubig, may school, may hospital, may education, may livelihood. Doon po, walang ilaw, walang tubig, walang school, walang education. Sometimes, wala maskin office. So, paano mo matawag yung barangay? Now, yun po, sana we will recommend to the national government in establish a massive development. Number two priority, we have to establish a massive education because the Muslim brother, they have been backsliding in terms of education. Number three, as an interfaith, I will pass a bill. Sana magkaroon ng tinatawag na, what they call that, the interfaith department. Because I believe more than 3,000 religion was registered in the Security and Exchange Commission. I believe that the religion are part of the problem in our country today. And we also firmly believe that the religion is part of the solution in our country. So kapag nagkakaisa ang Muslim Christian, mayroon tayong magandang harapan. Thank you very much. Senator, Ronnie Simondino po sa Itanong Bayan. Ang tatanong ko po sa inyo, kayo bilang isang tuloy na Pilipino, dahil tayo lahat Muslim. Yung pong Malaysia, napag-alaman namin na naikomit na noong panahon ng buhay pa si Senador Aquino, ang Sabah. At kung matatandaan ninyo, nabuo si Cory Aquino, hindi na po, nawala na po yung ating pag-i-claim sa Sabah. Nagpatawag po ng meeting ang Sultanate of Sulu sa ako sa nakasaksi. At gusto nila pong ibalik sa bansa Pilipinas ang karapatan ng Sabah. Gusto nila mapunta tayo talaga sa ang Sabah mapunta sa Pilipinas. Ang tanong ko po, dahil hindi na po o hininto na ng ating gobyerno po at ang maupo si Rosel C. Aquino bilang presidente ang pag-i-claim ng Sabah, at hanggang sa ngayon, ang kanyang anak na Pangulo ay mukhang ibibigay naman ang Mindanao through BBL sa Malaysia. Ang tanong ko po, ano po ang magandang remedyo sa mga problema iyan na ngayon ay kasalukuyang nagyayari? Napakaganda po ang katanungan na kapatid. Alam niyo po yung tinatawag na issue ng Sabah. Matagal na po ito eh. Hindi pa akong pinanganak, buhay na itong issue ng Sultanate of Sulu, yung Sabah claim na ito eh. Alam mo, because of the situation nangyayari, na wala ng lakas ang mga kapatid natin, Sultan, wala ng kakayahan, what they did? Kasi they are annexed as part of the Republic of the Philippines. Before, they are not far. Nang bininta itong Pilipinas, by Spain, ng Spain to America, only 20 million US dollars without even the consent by the Sultanate of Sulu, the owner. So ang anong ginawa ng mga leader natin noon, pinapilma lang nila ng blanco yung mga leader, Raja, Sultan, without even, because they are no root no right. So nagiging annexed as part of the Republic of the Philippines ang Sabah. Nakikita natin, what I mean is the Sulu, the Sultanate territorial boundary. Now, para sa akin po, nakikita natin dito, the Sultanate of Sulu, the Kiram family, since wala silang kakayahan, what they did, they annexed as part of the Republic. Pinagtiwala nila sa gobyerno, sana i-claim ito, atin ito. What the national government did, pinaglaruan nila. You see, kawawa naman ito mga kapatid natin. Now, so hindi nila nakaya. Nananawagan sila ngayon hanggang nabuo na itong tinatawag na Moro National Liberation Front. Ganon din, ginawa silang justification, pinaglaruan din, political power ang nangyayari. Because they have no juridical authority to claim. Because they are not the legitimate owner. They might end up ganon din. They use as one of the justification, milking cow. They use the Sultanate of Sulu as one of the milking cow of the both parties. So, nanalawagan po ako sa ating gobyerno sa kasalukuyan, lalong-lalo na ang mga leader natin sa pamahalaan, sana po buksan nila kanilang puso at isipan that they will recognize the historical facts of our country. Kasi may kasabihan, ang sino man ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan,
hindi makakarating sa paroroonan. So, we have to recognize the historical facts of our country. Now, tulad ngayon, magpupunta tayo sa BBM. Ginawa nila rin justification itong Sultanate of Sulu. Ang Sultanate of Sulu, they are peace-loving people. They never attacked the national government. Hindi nila kayang tiisin ang Pilipino versus Pilipino magpapatayan. What they did, they attacked Sabah because sila ang crossroads ng problema dito sa bansa natin. May apology to my brother Muslim. They are using the MILF. They are using the government. Huh? Para magkaroon ng problema, magkaroon ng patayan. Bakit? Para hindi maklaiming Sabah. Because the national income of the Malaysia, almost 70-80% doon sa North Borneo, which is the oil exploration. So, gagasto sila ng billion-billion alang-alang na hindi ito maklaim. So, sino ang kawawa? Pilipino ang nagpapatayan na hindi nila alam kung ano ang root cause ng problema. Marami pong salamat. Kasama po, maraming Pilipino ron. Yung iba nakakulong. Inaasahan namin na kayo magiging senador, ano po ang best solution magagawa ninyo para matulungan ng mga Pilipino na nakakulong sa Sabah? Napakaganda po yan. Napakaganda po. Alam niyo po ang Sabah, ang North Borneo, almost 80% approximately, they are all Pilipino. You see? Kung natin, pero yung respeto na doon, hindi nare-respeto yung mga kapatid natin doon. Bakit? Nakapunta lang sila doon dahil kapit sa patalim na. Sometimes wala nang ano, what they call that, wala. Maski yung passport, pumunta lang backdoor, 1 hour, nandoon na sila. You see, ito po ang gagawin natin. Ha? Para babalik yan dito sa atin, itong gagawin natin, we have to establish a massive development dito sa bansa natin. What is Sabah compared to the resources of Tawi-Tawi? Nothing, peanuts. Because Southern Philippines is the biggest reserve in the whole world in terms of oil exploration. We are the number one in the whole world. It's not according to me, according to the satellite of China and America. Bakit sila pupunta doon? Because there is no peace and order in Tawi-Tawi in Sulu. So, I am appealing to the national government. Huwag natin paglaruan itong Southern Philippines of Mindanao. Because nakikita natin mga kapatid ko, Muslim, Christian, when we talk about Mindanao, negative sila lahat. Barbaric, pumapatay ng tawa, busaya, terrorist, kidnapper, pumupugot ng ulo. You see, this is the mindset of the Filipino people. Not only that, in the whole world. Why not talk about the positive side of Mindanao, that the Mindanao is the richest country in the whole world in terms of natural resources. Kapag manalo po ako, ha? Kapag manalo ako bilang isang senador, hindi po ako hihinto habang buhay akong mananawagan sa pagkakaisa, because we believe that's only the... Mikropono sa lakami ko, hindi na po mahirapang mag-abot ang mikropono ng mga kaibigan at kakaiba ang magtatanong. Dahil natin kita nyo, magandang lalaki itong lakami ko, ang politis hoy. Hindi, ganyan muna. Pihirap po ang magtatanong. Biglang iba po ang paksa natin. Siya ang magtatanong. Si Yusek Robert T. Rivera. Pangalawang kalim ang pamahayagan doon, mga kaibigan. Kay Yusek. Ito po. Thank you, Atong. As you very well know, Mr. Atong Balatong is the president of the media force. And so, Sultan Sherif, I'm a senior citizen now, and in the near future, you too will become a senior citizen someday. 16 years na lang daw po at senior citizen na. Mahaba-haba po yan. But right now, binito po ng mahal na Pangulo ang additional 2,000 benefits na dapat ay matanggap ng mga senior citizen sa kasalukuyan. Kung kayo po ay mahalal, at alam po naman natin na mahahalal kayo sa darating na eleksyon, ano po ang inyong programa para sa ating mga senior citizen, knowing na ang marami po rito
ay nangangailangan ng tulong pang-medical bukod sa para tumatango po si Congressman Lanzarza, because isa na po siya dyan sa nangangailangan niya at marami pa pong iba. Ano po ang inyong pananaw o ano po ang inyong naisip na dagdag benepisyo para sa ating milyong-milyong senior citizen ngayon? Salamat po, Ka-Robert. Napakaganda po ang katanungan. Ito po yung may kasabihan. Uulitin ko po, kung sino man ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa paroroonan. Kung wala po ang senior citizen, walang junior citizen ngayon. Diba? So ako ay ang bilong to the junior citizen po. Ano po yung mga ginagawa, binibigyan lang 1,000, 2,000 yung mga senior citizen. Gusto ko lang po ikwento sa inyo, because as a Muslim, I have been traveling around the world, especially in the Muslim country. Sa Muslim country po, free ang education, hospital, bahay, lahat free. Tapos mayroon pa tayong tinatawag na SAM, income from the national government, they are entitled to receive 5%. You see? So sa Brunei, walang mahirap, mayaman lahat, 4-5 ang sasakyan, mahirap pa. You see? Ang nakakapagtaka dito sa bansa natin, ha? Kapag nagkasakit ka, pupunta ka sa ospital, kung wala ka pang daw, mamamatay ka doon. Kaya po, you see? Ito yung nangyayari. Kung citizen ka, manghihirap ka, ang hirap manghihirap. Doon sa iba't ibang bansa, especially in Dubai, kapag citizen ka ng bansa nila, pupunta ka lang sa banko, establish mo, bibigyan ka ng loan kagad. Nang hindi ka makabayad, ha? After 1 year, hindi ka makabayad, push button. Kung nabankrupt ka, ang site mismo ang magbabayad ng utang mo, either personal, private, babayaran. Ganon sila kapagmahal sa mga citizen, sa mamamayan nila. Dito sa atin, pinapatay tayo. You see? Ito yung mga iba eh. So, I have a program for that. Kasi mahirap po tayo na yung saklawan yung programa ng government. But, I have to do something outside the system, outside the box. Who are the government? The government which is the people. So we have to do something. Kasi kung nakikita natin, tulad ko po, wala pa akong nakita na tinulong ng government sa akin. Kung hindi ako gagawa ng sarili ko, siguro mamamatay pati ang pamilya ko. But I have to do something outside, di ba? I copied the program platform outside the country. Subukan nga natin dito, i-privatize natin. So, through that privatization, within 5 years, Ka-Robert, kung ma-explain ko ito, within 5 years, sa lahat ng mga member, hindi sila maghiram. Pre-education, pre-hospital. Ha? May livelihood pa sila. You see? So dito, hindi lamang natin makikater yung senior citizen, including the junior at saka baby citizen. Dito sa atin, hindi pa pinanganak po, may utang na tayo. Kasi hindi pa pinanganak. Sa ibang bansa, hindi pinapanganak, mayaman na. So, kapag nangyari doon sa ibang bansa, with my experience, baka pwede naman dito sa atin gawin yan. Huwag lang tayo magiging kurang. Salamat po. Thank you very much. You'd like to acknowledge sa Simba Muyo, Radyo ng Bayan. Isang mapagpapalang hapon po, Senator. Alam namin, mananalo kayo, the number one po sa tanong ko po, kasi yung po naging problema sa Mindanao kailan lang, yung tungkol sa sinasabi niya ng tagsuyot sa panahon natin. Ang agrikultura po ay isang malaking departamento, Department of Agriculture sa ating gobyerno. Malaki po yan. Yan po ang malawak na departamento na kung saan marami pong sinasaklawan katulad po ng nangyayari ng pag-init. Ano po ba bilang susunod na senador? At sana naman dapat manalo kayo dahil wala po nakaupo ngayon yata sa Senado na pinatawan mismo para sa Mindanao. Diba? Ano po ba ang dapat na kailangan natin ma-solusyonan doon at ano pong solusyon bilang kayo makupong senador? Pag hindi na po tagtuyo, pagka tago lang din po, ano po ba ang solusyon sa atin?
Ito po yung nakikita ko bago ko po sagutin. Ito po yung nakikita ko. Sa panahon ni President Marcos, mayroon tayong napakaganda yung agrikultura natin. Tayo ang nagtuturo sa Vietnam, tayo ang nagtuturo, kumopya lang sa atin yung Thailand. You see, nag-i-export tayo ng rice natin. You see, in term, ganun katindi yung mga technology natin dito in term of agriculture. Pero ngayon, baliktad. Yung tinuturuan natin, sila na nag-i-export dito sa atin. Hindi ko, yun ang masakit. Now, ito po ang gagawin natin. We love climate change. We have to, ngayon, kalbo na po yung Mindanao because of that mining. Kalbo na. Wala nang tinatamad na ang tao magtanim. You see? Ang Mindanao po, nakatiwangwang ang lupain nila doon. Kasi, nakikita natin, hindi binibigyan ng government ng priority yung agriculture natin. Nandito na ngayon lahat sa Luzon. Kung ako po mananalo, I firmly believe the solution that I want to convert Mindanao into a food basket. We have to hire an intellectual people na expert sa agriculture. Yan po ang pagbibigyan natin ng pansin. Because Mindanao, you see, nakikita natin, kapag mataliman mo more than 1 million hectares, so walang mahirap doon. Isa bang Dubai, walang mataliman? Bumibili sila ng lupa sa iba't ibang bansa. Dalhin nila doon, taniman nila. Kasi sa atin, kahit itapon mo lang yung seed bigi, tutubo na. Doon sa kabila, especially in Japan, wala. Pero bumibili sila ng lupa sa iba't ibang bansa, dalhin nila doon lupa, sila ang magtanim. Kasi, so dito sa atin, ang gagawin po natin, kasi we will invite technical people, expert on the agriculture. Ibalik natin muli na tayo ang nag-i-export sa lahat, sa larangan ng rice, na anuman, corn, at iba pa. Maraming salamat. Ito lang po sa kanyang sinabi ni Senator Albani kanya tungkol sa senior safety. Ang isang para po dito, magkaroon tayo ng, pasensya na kayo, kasi ito, magkaroon tayo ng tinatawag na senior safety commission. Kasi meron tayong youth commission, lahat lahat. Hindi na nakakalimutan natin ito. Palagay ko, makakatuloy yung kumagsarod ng Commission on Senior Citizens. Yes, yeah, po siya and susunodin ko rin. And isa sa mga pinaglalaman ko dito ba ito magpropo, yung anti-Lena state, nasa batas na yun. Kailangan medyo suportahan natin na may mas sa batas para magkaroon po ng check and balance ang ating mga kasawaan sa gobyerno at sa katumama. Thank you. Sinabi mo na rin lang ang anti-dynasty. Eh, isa rin yan sa mga hottest issue of the day. So, Sultan, ano po ang inyong pananaw sa anti-dynasty bill? Dahil malamang na kapag nandun na kayo sa Senado, iuulitin po ito as early as now. Ano po ang inyong masasabi? Pabor po ba kayo dito or against? Ang iyong likod po, Karober, bawal po yan ang tanatawag na anti-dynasty. No? At hindi po tayo sumasangayon kung marami ng pamilya doon. Wala na bang ibang pamilya na dapat na mag-leader sa bansa natin? Because hindi naman tayo monarchy dito eh. Oo. Kapag monarchy, siyempre, kailangan yung mga genealogy nila, yun ang masusunod. Ang para sa akin po, mayroon naman kasabihan. In fairness sa tinatawag na anti-dynasty. Kunyari, governor ka. Di ba? Governor ka. Pwede ka naman maging governor ito. Maganda yung development mo dito. Pwede ka umangat. Natatanggo ka ng senador. Nakikita mo rin na mayroong pamilya dito na karapat-dapat. Kung talagang karapat-dapat na proven ang leadership ng angkang mo, sa palagay ko, we have to give justice naman sa kanila. Pero kung lahat na, you see, katulad na doon sa lugar namin, Robert, Governor, kunyari Governor Albani, Mayor Albani, Congressman Albani, Board Member Albani, wala na bang magaling kundi Albani? Yan yun ang mga nangyayari sa bansa.
So more than 20 to 30 years na ganun lang ang Albany, why not give chance sa mga iba? So I strongly oppose or object. I am totally against about dynasty. Thank you. Galing. Ang daming taga-PDA. Wala pong magtatanong dyan. Doon sa dulo. Dulo. Dyan. Yes, sir, dito. Oh, dito. Ayan. Dito ka pala. Kaibigan ko. Kaibigan ko. May congressman na ito. Okay. From Luzon, I was born in Mindanao. Yeah. Kaibigan ko na, may pangsigyan ito. Congressman. Honorable congressman sa 2nd District. Congressman Saksa. Magandang hapon po, Senator, Honorable Senator Albany. Assalamu alaikum. May apat po akong issues kay BBL. Yung isa po, tungkol dun sa BBL. Ang BBL is on the process, nasa proseso. Pero meron naman tayong in place na ARM. Yung ARM po is 1987, almost 30 years na promulgada. Yun po ay kasabay dun sa pag-aproba nung organic act nung sa Juan sa Baguio. Okay, province yung Cordillera Cruz region. At saka yung sa Mindanao, yung Caraga region. Kasabay po yan eh. Yun po ay pinagdibatihan ng matagal sa komite ng Mababang Kapulungan, Lower House, tatlong beses dun eh. May public consultation. Nung inakyat po sa Senado yon, eh dinilig din sa komite ng tatlong beses. Tapos nagkaroon ng YPAM, naprobahan na. So ang unang original governor doon, yung ating kaibigan, Honorable Juan Luis Suari, magkaroon na peace accord with President Ramos, kaya yung MNLF peace pa na eh. Nagkita kami noon, pinira ko siya, yung may meaning yung MNLF, sabi niya, Luis Suari now loves Fidel. Hey, you know that? Yes, sir. Sabi ko. Eh, at yun po bang, yung ARM, hindi ko makontento yung ating mga kapatid ng script doon at makapalitan ng BBL. Kasi pagpasok ng BBL, kapalitan ko yung ARM sa ating kagalang-galang na sinulat. Ito yung unang issue ko. Salamat po. Alam mo, napaka-komplikado po itong issue. Yung mayroon na tayong batas, yung Autonomous Region of Muslim Mindanao, Republic Act po yan. Tapos, aalisin, papalitan yung Bangsamoro Bisigto. No. I just want to define what is Autonomous Region of Muslim Mindanao. The Autonomous Region of Muslim Mindanao, the function, the power is only in derivative powers. Meaning, under the supervision by the national government. If there is a supervision, there is always a manipulation or deception within. Their function is only to recommend and to suggest. There is no execution done. What is autonomy? An iota of autonomy, there is no autonomous region in Muslim Mindanao or in Caraga because they have no full power of authority to execute. Galing sa Malacanang, parang parot lang sila doon. So for me, my apology, autonomous region in Muslim Mindanao, it was only designed as a melting pot of the national government. So, paano mo ma-establish? Ang mga assemblyman doon, their function is only to suggest and to recommend, to request. Idadaan nila sa kongreso. Kung ayaw ng kongreso, itapon sa trustee. Pag sa kongreso, idadaan sa judiciary, sa senate. Kung ayaw, there is no support execution. So, walang autonomous region in Muslim Mindanao, only name na nakikita ko. Now, so paano mo lutasin ang problema? Pero kung nakita mo sa budget ng ARM, bilyon-bilyon katakot-takot. But in term of implementation, wala. Ganon din po sa Canada. If we talk about autonomy, meaning we will establish a full authority. Wala po, walang, there is no such full authority in Caraga, in autonomous region, in Muslim Mindanao, only name. So kaya doon po nag-a-assert ng leadership, yung mga kapatid natin Muslim, they will establish the Bangsamoro Bisigto, establishing a federated form, meaning federation, parliament ang gagawin nila doon, to establish an equal footing of leadership, equal footing of economy. You know, yun ang nangyayari, ang gusto nila mangyari. Now, pero ang problema naman, there is so-called underground business.
isolating the majority. Kailangan sila lang with the dictation of intervention of the Malaysian government. And we will not allow that one. Establishing a divide and rule policy dito sa bansa natin na Muslim versus Muslim, Christian versus Christian magpapatayan for their own interest and benefit. Maraming po salamat. Okay. May kaiba po, Manong, bagos talaga po. Kung kayo'y senador na, kaiba po ito. Kung halimbawa, senador na kayo, aling grupo o aling samahan kung saan dalawigan, saan lugar, kayo unang-unang magtutungo at maring pagdiwang sa inyong tarumpay. Mabuhay mo ang bansang Pilipinas. Sa akin po, dito po ako sa Luzon. Bakit dito sa Luzon? Especially sa mga interfaith, kapatiran ko sa pananampalataya, the Christian, because we have to accept reality, we Muslim. We are only 4 million votes. So believe me or not, we will not win in this election. You see, kung yun lang aasahan namin, kaya lagi akong kumakatok sa puso at isipan ng mga kapatid kong Christian, if I win, because of the brother Christian, in a bubble, with the intervention of God Almighty. Of course, the Muslim brother. Thank you po kanina, Senator Albani. At pinaniniwala na ang poorest of the poor na region sa buong Mindanao ay yung autonomous region, yung Muslim Mindanao. Talagang na-neglect sila ng government. Masa ganun na panahon, I agree with you, na neglect sila ng administration. Hindi ako ng gobyerno, kasi ang gobyerno kaya yun eh. Di ba nasa, sinisipo ng demokrasya, it's governed by the people, for the people, and of the people. So dapat ang tawag doon, administrasyon. Kasi pag galit ka sa gobyerno, galit ka sa'yo. Galit ka sa family mo pala. See, there are four elements of the state, namely, people, foremost people, second is government, third is territory, fifth is fourth is sovereignty, apat yun, elemento ng estado. My second issue po, yung pong yung kasama sa Juan Sindor, si Atty. Jaciel Kiram, meron siyang proposal pag kayo nanalo, ano nanalo kayo dalawa, yung pong claim sa Sabah, hindi tutuloy niya yun. Kasi naging to po eh, yun base din sa sinabi niya kanina. Ang kinikita po nung ating tinutukoy yun, yung Sabah, is 7th to 5th, yun ang kikinig sa Sabah eh. Hanggang madaling araw, nagalit na si BCC. Juan, lalo sa CNN, 72 billion, equivalent to 3.6 trillion pesos. Kaya yung gobyerno ng Malaysia, o yung bansang Malaysia, ay nagpagdawa ng Eton Tower, isa sa pinakamataas na towers buong mundo. Kayo po, pag kayo po yung nanalo, ipupuso nyo ba yung claim natin doon? Kaya po na 50%, mayroon tayo sa 72 billion. My second issue. Salamat po. Regarding po sa Saba, ako po yung sometime po nagtataka, sabi nila, sabi ng mga candidate natin, lalong-lalo na yung si Jaciel Kiram, pasalamat din tayo kay Pinay at babae na nirecognize niya. Mayroon tayong representative ng Mosca. Now, sa Sabah issue kasi, kung i-claim mo yan, ibig sabihin ito sa iyo. So why you claim? Kapag sa iyo yan, hindi mo na kailangan i-claim. Diba? Why you claim sa iyo yan? But I strongly suggest to the Kiram family, to the Sultanate, to the Muslim Christian, do not negotiate if you are weak, if you are not in the strength of power and authority. Kasi walang maniniwala sa iyo. Unify your house. Magkaisa mo na kayo. Eh kayo mismo sa isang bubong, di kayo nagkakaisa. How could you claim? So, nananawagan ako sa mga Muslim. This is the high time. Gusto mo kunin yan, atin yan, hindi mo na kailangan kunin. We have to be one. The Muslim must stand united regardless of religion, color, tribe, race. Atin yan. Bakit may kitmain pa? Kasi if you are weak, wala may nangyayari. Kasi majority doon, 80%, they are all Tauso from Sulu. Why you claim that one? It's belong to us. So sa akin,
you cannot play because you are weak. Walang maniniwala sa iyo, paglalaruan ka lang. In your own people, gagamitin, patayin mo ito dito. Maggulo ka lang dito, like the Malaysia, they use the MILF. MILF is one of the agents of Malaysian government upang guluhon tayo dito, mamamayan sa Pilipino. Na ito hindi nakikita ng mga kapatiran natin, Christian Muslim, sa bansa natin. Because of that, sinasabi mo, 72 billion. Now, ang nasa gobyerno naman natin, may apology sa kanila, nakikita nila, kaya nila ibinta ang kaluluwa ng sabayan ng Pilipino, makuha nila lang ang pera. You see? So para sa akin, this is the high time. As your brother Muslim, I just want to spark the unity and diversity among the Filipino people. Because although sabi nila, imposible yan sa rape ang ginagawa mo. Kasi kung posible, hindi na ako mangarap ng pagkakaisa ng sabayan ng Pilipino. Kasi magawa ng isang tao. But I firmly believe, through the unity and diversity of the Filipino people as a whole, we can convert the impossible to be possible because there is no impossible to God Almighty. Maraming po salamat. Maraming po salamat, Senator Albani. Itong pangatlong tanong ko ba, may inyong sena ito, dalawa po isang sasagot sa inyo. Ito ba ito sa basic opinion? Yung budget po, approved by Congress, is 3.006 trillion. Nakita po sa monitor, sa TV, at sa TV station, yung first quarter this year, January, February, March. Isa na ngayon ang third quarter, second quarter. Ang pinag-release po ng malamay niya, ang true TVM, is 90% of the budget. 90%, which is 2.7 trillion. Ang half of that is 1.503 trillion. Eh, ang administration na ito, mag-determinate by June 30. June 30, mag-umbisa na yung mag-take out, mag-umbisa na service, July 1, mag-umbisa na. So, ang makitira is 0.3 trillion, 300 billion. Eh, for debt servicing yun eh. Pinag-usapan yun. Nakikinig mo lang isa ko. Debt servicing, wala nang makitira. Ba, umupo si President Pinay or President Duterte, ano mo magagamit ko po kung 90%, umupusin yan, sige lang siya yan eh. Umupusin ko yan. Your opinion is? Tama. Isimot din yan. Salamat ang kapatid. Alam mo, napakaganda yan. Alam mo po, itong administration natin, maliban kay President Ferdinand Marcos, no? Ganito na po ang gawain. Bago, parang ito ng train. Bago sila aalis, papaano nila ubusin? Pagbalik na naman ng iba, paano nila ubusin ang mga budget? Ito na yung training. Kakaugalian na ito ng mga leader natin. At sana naman, sa mga mamamayan Pilipino, napapanahon na, sana gamitin natin ang puso at isipan natin. We have to select the best leader in our country today na may puso, may isipan, magserbi sa bayan. Common na po yan, wala na tayong magawa niyan because they are empowered. Kahit pag sisigaw pa tayo dito sa bansa na ito, sa daan na ito, wala na mangyayari. Because, isipin mo 90% kahit sa project, based on the cash flow ang gagawin, but they have to release that one in all costs, kasi paalis na. Train po yan, yan na yung train nakikita natin. Hindi lang ito eh. Yan na po yung train. Oo. So, tayo naman, ang kawawa, ito pong Pilipino, mamamayan Pilipino, ninanakawan po tayo ng karapatan ng ating mga leader. You see? Nag-iisang, yung karapatan natin upang lutasin itong mga problema, itong development sa lugar natin, pero nanakawin pa nila. Tingnan mo po, bakit nasabi ko yan? Ha? Yung mga simple situation lang dito. Kapag may magna ko na cellphone, bubugin ng pulis, ikulong. Kapag may magnakaw na bilyon-bilyon, eskorta ng presidente, honorable ba yung tawag? This is the train eh. Wala na po. Ang batas po natin dito, batas sa mayaman at saka may kapangyarihan. So, sana po magising ang mamamayan Pilipino sa kasalukuyan ngayon. Ang laban po ni Albani, hindi ko laban. Laban natin lahat. We have to change the country today. Kasi ang pagkakaisa ng sambayanan
Unity is power. Unity is command. Unity is treasure. Once we are united into one, we can change from nothing into something. So tayo po ang magpalit, tayo po ang magdi-develop sa bansa natin na ito. The unity, the voice of the people. So kung hindi tayo magkakaisa, alang-alang sa youngest generation natin, kawawa po tayo. Una-una i-blame ako, ikaw, tayong lahat. Ano ang ginawa ng magulang ko, ng tatay ko? Nakatatak po sa Biblia, Moral Science and History, the richest country in the whole world, which is the Philippines. Bakit tayo mahirap? Sino nagpapahirap? Kaya kaya bilugin yung utak natin ng mga leader natin. So sana po, magising ng mamamayan Pilipino, huwag na tayo magpapagamit sa panahon ngayon. Magkaisa tayo, alang-alang sa anak natin at sa future generation. Sisingit ko lang muna to. Ano po ang inyong stand sa death penalty? Kung kayo po ay mahalal, at sigurado naman na mahahalal na kayo, at kukuhanan kayo ng boto sa Senado, ano ang inyong magiging stand kung tinatanong na ay in favor po ba kayo na ibalik o hindi ibalik ang death penalty, especially sa heinous crimes? Alam ko po, as I am a Muslim, you know, as a Muslim, mayroon tayong tinatawag na death penalty. Now, but we have to justify. Kasi pro-life ako, I am not pro-death. You see? But we have to justify. Ngayon, sa kulungan po dito, ang daming may nakakulong, 70% to 80% walang kasalanan. Nakikita natin walang kasalanan. Mayroon nakukulong. Mayroon akong experience. You see? Kulungin lang, pick-upin lang. Kapag Muslim ito, Abu Sayyaf. You see? Yan ang nakikita ngayon. So where is justice in our country? Ngayon, magnakaw ka. Kasi dito, magnakaw ka. Bakit ka nagnakaw? Alamin natin yung cause, bakit nagnakaw? Baka nagnakaw siya, wala na siyang makain. Walang pambuhay sa magulang niya. Sa Islamic point of view, ang may kasalanan doon, which is the leader, that's your responsibility. Bakit mo kukulungin ang tao? Hindi na makakain ng 3 times a day. Kasi may problema. Anong gagawin mo? Imagnakaw ka na, makaisip ka na naging maganda. So, hindi kasalanan niya yun. Ha? Kasi kapag hindi ka makakain ng 3 times a day, hindi mo na alam kung anong gagawin mo. You see? So, iba dito hindi. Papatayin, kukulungin. You see? Tulad ngayon, nakikita natin karamihan, may apology, no? Karamihan dito, rampant na ang drugs. You see? Nalason na. Umabot na sa tawi-tawi, the last island of the Philippines, oh? 97% ang drugs. Nalason na yung utak ng mamamayan Pilipino. Sabi nila, ang tanong, bakit ito hindi masupo itong mga drugs na ito? Paano mo masusupo ito, ang drugs na ito? Hindi mo supuin yung ugat. Ang kinukulong yung mga user, paano hindi? Pinaparusan yung gumagamit. Pero kung talagang intindihin natin, napakasimple ito eh. Huwag mo ba mapasukin dito? At sino man ang protector dito, putulin mo ko ka, bigyan lang sampot. Dito po, sa ibang-ibang bansa po, kung magkasala ka, yung mga iba, kung magkasala ka, napatunayan ka, nagre-resign ang iba. Dito sa atin, kapag nagkasala, napatunayan na, honorably pa, tumatawa pa sa kulungan, aircon pa. Na, ito po yan, hindi ko kayang matakot. Bakit ganito? Yung sa Japan, sometimes nag-harakiri. You see, ang Japan, if there is problem, nagpapakamatay. Sa iba't ibang bansa, mag-resign ka agad. Tingnan mo sa Bangladesh. Eh, siyempre, Bangladesh, ha? The central bar government, immediately, they resign. Mayroon problema sa 81 million scam. See? Dito sa atin, hindi, lumalaman pa. Sinador pa sa kulungan dahil nandun na.
Isipin mo? So ito po yung masakit. Hindi ko maintindihan. Hindi din po intindihin. Tulungan nyo ako maintindi sa bayan natin. So nakikita ko po, nawagan ako ulit, magkaisa tayo. Napaka-ikli na ng panahon, Sultan. Napaka-ikli na. Eh, kamukat-mukat natin, kapala-pala natin, halalata. Kaya samantalahin niyo po ang pagkakataon na punta na o kausapin niyo na lahat para matiyak natin at tagumpay. Eh baka naandit ko nga tayo sa poro. Eh, hindi naman natin narating lahat. Halimbawa, mamaya, di ko ba kaya manghihinayang po kami pagka hindi kayo nanalo. Dapat tumili na mananalo siya. Oh, kaya kailan manalo kayo? Hindi, ito patigasan na ng dibdib to, mga kaibigan. Kailangan manalo si Sultan sa atin na mapakinggan. Kasi kapag ka hindi nagkataong nanalo yan, sayang ano po. Kaya kung maaari lang po, tulungan na natin lahat. Hindi lang yung mga media rito, hindi kayo lahat, tayo lahat. Kasi sayang yung mga sinasabi niya, di ba? Alam niyo, ang pangarap ng karapon ng ating mga bayan eh. Kaya makikita ang tunay na malaya at maligaya ang ating bayan at pamamayan. Yung po'y pangarap lang. Pangarap lang, naging pangarap lang ng mga inadhika ni Narizal, Bonifacio at marami iba pa. Kasama yung mga Muslim noong unang panahon, yung mga bayan ni Rod, ano po. Eh, puro pangarap. Kaya sawan-sawan na tayo sa puro pangarap. Alam niyo, ako siguro po, hindi pagmamalaki, no? Ako ang pinakamarami na gawang politika. Mga asahan, mga madaling lapitan. Mga pero mahirap ka usapin, madaling lapitan. Ay, nagsawa na po ako sa lahat gawa. Maggawa ko pong jingle, pangulo, pangalawang pangulo, senador, kongres, pagkat na po. Ultimo parangay captain, ginagawa ko na yung jingle, mga kaibigan. Pero wala, puro maasahan, madaling lapitan, may paninindigan, basta sa bayan, mahal ang mahirap, yaaho ng mga mahirap sa kahirapan. Anong nangyari? Hindi yung maaaring iyakat ang buhay na mahirap. Bakit po kayo? Kapag ka, yumama na mahirap, sino ang mabibilahan mo ng boto? Ano ba, isang mahirap? Ano ba, ikaw halimbawa? Pero hindi ka mamukhang mahirap. Halimbawa, mahirap ka. Kung mahirap kang yumama ka, papayag akong pilihin ang boto mo, baka sa palito yung pipili ng boto mo. Di ba kaya sa salita lang mo yun, iyaangat ang mahirap. Tapos nasabi ng Sultan, sayang po, makindi na tupad. Sayang po. Matutupad yun. Matutupad by the grace of God. Yes. Itinataas na po natin ang kamay ng ating susunod na senador ng Republican ng Pilipinas. So you guys, Charis Albani. Truly. Magandang ako po ulit. Pwede mo mong matanong anong partido kayo? Ako po, partido ko po ang lahat ng presidente, tumakbo kasi independent ako. Kasi po, maganda po yung pahayag ng ating kaibigan, Josek. Ganun din po yung mga naririnig ko. Ang problema po, paano kaya natin mababantayan yung boto nyo? Dahil wala po kasi yung pre-watcher. Kaya, ang susunod po namin ano, hindi po kaya kinakailangan na panawagan tayo ng bayan na magbantay sa inyong buto. Anong ginagawa po kasi medyo may ito po yung tanong ko talaga. Paano po kung kayo mahalan at ligawan kayo ng malaking paradidong magnanakaw? Alam mo po dito sa bansa natin, yan po yung mga trend na ngayon eh. Kapag pumasok po kayo sa politika, sana hindi ka kakainin ng sistema.
marami pong dito, idasal po natin na hindi tayo kainin ng sistema. Nakikita po natin, talaga hindi tayo kakainin ng sistema sapagkat tayo, ang pananaw natin, hindi tayo kukuha ng tinatawag na pork barrel o kaya countryside development na yan. Kasi yung pork barrel, number one, pork, bawal sa Muslim yan. And we have to give to the people. We have to justify and we have to give to the people because that is the money of the people. Number two, of course, nagtatrabaho tayo as senador, mayroon tayong salary, di ba? And we will not get that salary. We have to set aside for the scholarship sa mga intellectual student. Nangangarap tayo, tatanda po tayo, we will not stay longer 100 to 200 years in this world. Mamamatay tayo. We have to choose from Luzon, Visayas, and Mindanao that they will use the salary of Senator Albani for a scholarship. Because we are the future leader of our country. Tayo, tatanda kami, 16 years from now, senior citizen na si Albani. Diba? Now, so, bakit di kukuha? Paano mabubuhay may pamilya si Albani? I never worked in the national government. But I have been traveling around the world. Why? Because I have my brain. We can do something. Now, with our network outside the country, marami po tayong magagawa dito sa bansa na ito. At sana, sa tulong ng media, sa tulong ng sambayan ng Pilipino, they will give chance for a Muslim brother in this coming 2010 as the voice of the Filipino people. Marami po sana. Salamat po, galang-galang na Senator Albani. Onward to victory. Senator Siani, Senator Albani at saka Congressman Sasa. Okay. Doon po sa ako, tama po kayo, may idea po kayo doon. Okay, na iluliwala rin. Ang sabi nga ng ating mga kapatid sa UP, kung walang kikibok, sinong kikibok? Walang kikilos, sinong kikilos? Hindi ngayon, kailan pa. Kaya sabi nila, nasa lakas. Ang nasa pagkakaisa ang lakas, nasa pagkilos ang tagumpay. So, tayo po lahat, mga kapatid ng Muslim Kristiyano, at ano may Pilipino, we care for life. If life is equal, love is forever and ever. Sabi nila. We believe that we can work together in the most trusting and cooperative way that mark relations that we are caring, sharing, needing, and wanting Filipinos. Yung pong last na issue ng NX ngayon, Mindanao contributes 30% of the national gross national product, which is the total number of goods and services produced by country in one particular year. Mindanao contributes also 54% of the exports. Sabi nung sa presidential nun natin. So very rich talaga ang Mindanao. Very rich ang Mindanao. So, actually, pinag-away-away ang Kristiyano sa Muslim dun eh. Ng isang bansa, para hindi magkakuan. Kung ngayon po'y papalakin, ano po ang maging programa niya? Program of Government sa Mindanao. Mabuhay, Reverend. Sobrang, salamat. Salamat po. Actually po, yung sa Mindanao, ito po yung mga hinaing ng mga kapatid natin Muslim, no? Bago kong sagutin yun, paliwanag ko ng kaunti. The national income of the Philippines, approximately 64-65% came from Mindanao. 35% Luzon and Visayas. Without Mindanao, the Philippines can never start. But in terms of development, what the national government did, if I am not mistaken, 5-10-15%. So what is justice, equality in terms of national development? Now, dito po, ang unang-unang programa natin sa Mindanao, tulad ng sinabi ko kanina, my dreams, I want to convert Mindanao into a food basket. Kasi nakikita natin dito, nandito lahat yung mga tao. Punyutin na dito. Yung mga tao nandito lahat. Taga Mindanao, alam mo ba yung nasa Baclara, nasa Tapi-Tapian? They are almost done from Mindanao. Huwag po natin basta-bastahin sila yung mga nasa Bangkita. They are all millionaire. Why? Alam mo haba ng lupay nila, mayroong 5 hectare, 10,000 hectare doon sa Mindanao. Pero naririto sila ngayon sa Luzon,
Bakit? Kinaya nila na magiging squatter sila dito sa Luzon sapagkat agahan doon sa Mindanao mortar. Tangalian doon sa Mindanao bomb. You see? So, sana kapag na-develop natin in Mindanao, we can establish a massive development in Mindanao, massive education in Mindanao. Wala pong kaguluhan. At mawawala din ang traffic dito. Pangalawa, kung pagbibigyan tayo ng pagkakataon ng punong may kapal, inshallah, na we will establish a massive development in Mindanao. Starting from the barangay level. Maraming pong salamat. Thank you very much. We have, yes. We will acknowledge, please identify your name. Mangyari po lamang na yung tinatawagan na gustong magtanong ay lumapit sa mikropono. Ang pinaglalaban niyo po ngayon ay para sa kapayapaan. Pagkakaisa na Muslim, Kristiyano at mga lumad. Ngunit sa ngayon, base sa EDGA, ay magkakaroon tayo ng limang area na kung saan gagalaw ang EDGA. At narinig ko, ang mga persang Amerikano ay meron ng 15,000 ngayon sa Pilipinas. Yan ay dagdag pa sa Malaysia na nandito na upang mamahala daw ng kapayapaan. Ano po ang inyong pananaw tungkol dito? Dahil kung magiging senador kayo, ay i-review niyo po siguro itong mga agreement na ito. Maraming salamat po. Napakaganda po yan na katanungan, no? Kakamilo, sa ayaw po at sa gusto natin, we are under a democratic country. Now, as a democracy, we are still under the surrogate of America. Now, marami pong nag-uupo sa ika tinatawag. We are against about balikatan ng Amerika pupunta dito. Pero para sa akin, nakikita natin, we need America to come in. Para sa akin, titingnan natin ito kung ito ba ay advantage sa Filipino people, sa mamamayang Pilipino. Kung nakikita natin na mayroon disadvantage, of course, we have to do something to interpose objection o kaya magbibigay tayo ng recommendation. Pero para sa akin, as long as America is concerned na kahit ano pa ang gagawin ng mamamayang Pilipino, even the president is still under the sovereign of control by the America because we are under a democratic country. So, nananawagan tayo dito, sana yung mga mababatas natin, mga leader natin na himay-himayin kung ano ba dito ang nakasaad dito sa itka na ito. If it is for the national interest of the country, so I am for that. If it is disadvantage for the national interest of our country, we have to interpose objection. Marami po. Thank you. Ako may follow-up question. Ayan na naman ako. Dahil lahat ng pagkakayot ng galit na pagkakayot ng galit na
Pero yung nangyayalipad sa atin ng sobrang bayan sa four-hour purchase agreement ay talaga namang hindi natin tag-ulit. Kaya kahit ako meron 20,000 na refund, hindi ko na pinuha gagawin ko sa mga ginawa o kaya yung aking medalya ngayon. Kaya sa isang tapang ko, magkarapatan ng lahat ng consumer mula sa Drive Asia hanggang Mindoro, Metro Manila, at sa buong kapitid, around 5 billion Luma, indigenous people ay kinubuha ng pursahan. Kaya nagagalit ko. Yun ang tatlong question yun. Hindi nga po nasabi ko kanina. Siguro naman nasa programa na inyo yan. At ako naman ay magiging recommendation ko po yan sa inyo. Sila ang gagawin ng inyong kandito ang inyong pagiging kandidato. Salamat po ng marami. Salamat po, Attorney Del Mondo, ang pinakang magiting natin na abogado, no? Number one, ang issue dito is about the traffic problem, no? Alam niyo po, yung traffic nito, kung akong, sa akin lang ba, no? Napakadali po itong problema, eh. Pero kahit sino man ang umupo dito, hindi pa rin nalulutan sa problema sa traffic. Now, kung mabigyan lang natin, may apulo dyan sa mga kapatid ko, kung mabigyan lang natin ng massive development ng Mindanao, alam mo, ang karamihan ng mga tao pupunta doon. So, maka minus tayo kaagad ng traffic. Ngayon, nakikita natin dito, lahat ng mahihirap doon, bumupunta na dito, ang mayayaman doon, bumupunta na sa Kusol kasi mayroong counting 50 dito. Doon nakikita natin may bumba, may bumba agahan, you know, hindi ko maintindihan kung anong nangyayari sa Mindanao ngayon. Now, yun ang mga solusyon. If we can establish a massive development in Mindanao, paano gagawin natin tulad ngayon? Talk about OFW. Yung solusyon natin sa traffic, massive development dito, para magkaroon sa Mindanao, para magkaroon lahat pupunta doon ng mga tao. Number two, yung OFW pong tinatawag, para sa akin, napakalungkot po ang OFW natin. Kahit ang taas ng kanilang pinag-aralan, teacher sila, nurse sila, pagdating doon, diit sila. Yun po ang masakit. Samantala tayo ang pinakamayaman sa buong Laydig nito. You see? Ang nakakapagtaka po dito, Tommy, ang pinakamasakit, kasi as a traveler, nakikita ko, ang pinakamasakit, no? Yung mga kapatid natin, OFW, sila po yung hari dito sa bansa natin. How many billion pinapadala nila dito? Alam mo, nabubuhay ang bansang Pilipinas because of the OFW, nakikita natin dito. Pero ano po ang kalagayan nila ngayon? Nakikita natin lahat. Pero para sa akin, ito po yung pangarap natin. Kailangan po wala na OFW.
Bakit? We will establish a massive development para dito yung expertise, technical know-how nila, magamit nila. Like in Dubai, from janitor up to the top executive, there are Filipino. Without Filipino, there is no Dubai. You see, nagamit lahat ang expertise, technical know-how ng mamamayan Filipino doon. Bakit hindi natin magamit dito? You see, so I am appealing to the national government. As this is my job as a businessman. Gagawa tayo ng paraan paano natin ma-establish ang lahat ng mga corporation factory doon sa Mindanao. Like po sa ano, sa seaweeds. You see, one resources sa Mindanao. The global supply in terms of seaweeds, meaning carrageenan, and the whole world, 65% came from Mindanao, the southern Philippines, especially Tawi-Tawi. But here in the Philippines, it was established in Cebu. It's owned by Dakay. You see? But the raw materials came from Cebu. The banana plantation, nandun, yung tuna, tinatawag na tuna, dito sa Jensa nangyayari. Ang southern Philippines doon, doon kumukuha na. Part of Malaysia, Indonesia, and part of Sulu Archipelago. So yun ang nakikita po natin. Pangatlong issue po, itong Meralco, nakakapagtaka po, itong Meralco, sana may balik natin sa gobyerno. Oo. Kapag hindi natin may balik ito, talagang oppress ang mamamayan Pilipino. Ito ang dapat may balik sa gobyerno. Ang Meralco, yung inaw, may balik sa gobyerno. Ang tubig, kailangan may balik sa gobyerno. Yung communication, kailangan may balik sa gobyerno. You see? Kasi itong dapat very quality eh, very sensitive issue ito eh, itong ngayon privatized na. So, tayo, we are under the mercy by the capitalists. So, nananawagan tayo, sana we have to do something. Itong mga part na ito, the communication, the Meralco, the water, kailangan may balik ito sa gobyerno. Maraming salamat. Mga kapatid, meron lang po akong suggestion. Kasi po kanina binarinig po ako na paano mababantayan ang boto ng ating mahal na senador number 1 Albano. Isa sa mga napag-isip-isipan ko, kasi bawal, actually sabi ng iba pwede, pero bawal according sa COMELEC na mag-picture-picture sa loob, di ba? Bawal. Kaya alam ko yung selfie revolution na itinatang para sana sa mga gigiting natin mga ano, mga gustong maging leader ng bansa ay mukhang madedehado. Eh, lang isang naisip ko, Senator Albani, pwede mong malaman nyo na ano ba ang paborito ninyong color na wala sa mga kandidato ngayon? Kulay na wala. Sa akin po, I love white and blue. White and blue, yan. Siguro isa lang piliin nyo dun sa white and blue. White po. White, okay. So, ang akin lang po, no, without saying anything, tayo po ay boboto sa isang registration room. Hindi mo po pwede lahat ng para kay Senator Albani ay magsuot ng puti para lang malaman natin na yung bilang natin ay para sa kanya. Ano sa tingin nyo? Kasi wala na tayong ibang option eh. Pag nagkuhaan ng picture, hindi rin pwede. Pero siguro kung makikita natin na isang botante ay nakabuti, understandable na kahit papaano, it's either para sa presidente na white o para sa senator na white. Diba? Tama ka doon, dahil si Grace po, white sila eh. Oo, oh, diba? Hindi, ang akin lang naman ang Yusek eh, para hindi na tayong ma-confuse, diba? Malaman lang natin na ang suporta para kay Senator Albani o kaya naman kay Congressman Joel Sansa, ay posible kung taga-Makati naman tayo, at least eh, makita natin, ay pakita natin yung tunay na suporta natin. Ang susunod na follow-up question ko na lang, Senator, alam niyo po ba na marami yung problema ngayon sa pondo? Pondo ng gobyerno, no? Kung kayo po ay maupo, ano ang may pinakamalaking parte ng pondo ninyo bilang isang senador? Ang bibigyan ninyo ng pansin para sa kalaman ng lahat. Actually, marami yung kayong tagahanga. Mula nung narinig kayo, sa aking part lang, sa listener ko lang, at saka viewers ko, marami yung nag-a-attempt na tumulong para i-recopy na lang ang inyong mga flyer, ibig sa manghingi sa inyo. Self-initiative po yun na ginawa po ng aking partner, si Captain Rolando Durana. Salamat po. Maraming salamat, God bless sa lahat ng mga tumulong, sa mga kapatid ko media.
Salamat po sa inyong lahat. No? Ito po yung masasabi natin sa yung katanungan ni kapatid. No? Adobe, ganito po, may apology. Yes, ikaw, okay lang siya. Yung pinatawag na pundo, if you will rely on the era, kulang po yung era natin, yung internal revenue po, what I mean, the countryside development ng senador, sa palagay ko, kulang ito sa sambayan ng Pilipino, yung mga tumutulong para sa atin. No? Kulang ito sa kanila eh. Now, ako po, with my expertise in technical know-how, I will not only rely on the countryside development or the pork barrel, kung ano man, ang tawag doon, we have the expertise in technical know-how, how to raise fine. As a member, as the chairman of the World Philosophical Forum under UNESCO and United Nations, and concurrent as one of the special envoy to the Organization of Islamic Conference, we have to use our network and expertise. Huh? How to infuse or invisible bring investor from outside the country. Kasi ito pong bansa natin, mga kapatid, nandito po lahat ang kayamanan na pwede nilang they can establish project in our country. Now, alam nyo po, katulad ng Muslim country, no? Huwag natin po i-understand sa Muslim country. Majority, almost 70 to 80% ha, investment dito sa Pilipinas, it's Muslim funds. Nakita nyo ba MRT, RRT, yung mga ano na yan? It's belong to the Suharto asset. Managed by Salim Group of Company. Mani Pangilinan. And then, broker, inang broker po dito si Pangilinan. You see? So, all the asset majority, it's belong to the Muslim. Mayroon pa, I don't want to mention, mayroon pa dito pumapasok ngayon, the World Muslim Consortium Fund coming from the Vital Fund. Ano? But the one who money, which is the Christian, but the Muslim is, the funds belong to the Muslim. Now, if the Muslim world, nakikita natin na nandoon yung tiwala ng pagmamahal sa gobyerno, nakikita nila na we have representative voice from the Muslim. I firmly believe we can convince the Muslim world to infuse development in Mindanao, not only in Mindanao, but the entire Pilipinas. With my network connection outside the country, I think I can assure, I can convince them whatever project na parating nila dito. Kung kaya ng iba, bakit hindi natin kaya? Pero nagtataka Muslim world, bakit walang representative na Muslim or bosses sa Mindanao. Marami kong salamat. Thank you very much. Ipa, attorney. Then we'll have 15 minutes time left for the individual ambush interview ng bawat station. Yes, salamat po muli sa mga kapatid na Muslim. Ako po ay isang pastor. Ako po ay si Brother Gary Blasco. At ako po ay naniniwala at ang Muslim at ang Kristiyano ay isa lamang. Ang tanong po ng aking mga kapatid sa pananampalataya bilang Kristiyano ay ang tanong po kay sa ating kapatid na share sa susunod na ating susunod na senador. Ang tanong po sa kanya ng mga kapatid na ay ito. Gano at ano ang gagawin mo para mapag-isa ang Kristiyano at ang Muslim? Hanggang kailan ito? Kailan mo ito gagawin? Ito po yung gano. Maraming salamat. Well, ang tanong ko doon, paano natin mapagkaisa ang Muslim at ang Kristiyan? Alam nyo po, sa kasaysayan, kung makita natin dito sa bansang Pilipinas, Karubert, because of discrimination, because of demarcation line, hindi mo nakikita pa yung nagkakaisa ang Muslim pati Christian. Nakikita. So ngayon, ito po yung butterfly natin. Mayroon tayong mga paraan paano magkaisa ang Muslim pati Christian. So back
sa paanong paraan po bakit hindi nagkakaisa ang Muslim pati Christian, sapagkat ang mga kapatid natin Christian, tulad ng sinabi ko kanina, they are ignorant about the Holy Quran. Hindi nila binabasa kung ano ang laman ng Holy Quran. Ang mga kapatid natin naman Muslim, they are also ignorant about the Holy Bible. So if both party are ignorant, talagang hindi magkakaintindihan kailanman. Now, bilang isang kapatid yung Muslim, ako po yung I will spark something, kumbaga man sa ano, I will bridge the gap of misunderstanding between the Muslim and the Christian. Ano ba yung gap na yun? So ipapaliwanag ko sa mga kapatid nating Christian, ano ba yung missing link? Bakit hindi nagkakaintindihan? Now, tulad ngayon, tinatawag natin, sabi pa sa Holy Quran, a true Muslim is a true Christian. A true Christian is a true Muslim. Now, bakit ganon? So we have to define what is Christian. The word Christian from the Gregorian language meaning Christos, anointed, the chosen one, napili ng Diyos. Ang tunay na Kristiyano, meaning maawain, matulungin at mapagmahal, sumunod sa kautusan ni Jesus Kristo. Hindi siya hudapir sa bangko, hindi siya hudapir sa taksi, at hindi siya manluluko. Ang tunay na Kristiyano, maawain, matulungin at mapagmahal. Now, what is Muslim? Kailangan po alamin natin, the word Muslim meaning, it is an Arabic language, meaning believers with one true God, naniniwala ang isang Diyos. Ang tunay na Muslim, maawain, matulungin at mapagmahal. Hindi siya busaya, hindi siya terrorist, hindi siya kidnapper, hindi siya pumapatay ng tao, hindi siya hurdapper. So the word Muslim in Christian, it was only uttering in the different language, but the vision, the concept, the wisdom, iisa lang. So there is no reason why na Muslim pati Christian na hindi magkakaisa. Number two reason, the spirit of the brother Christian, marami man tayong pananampalataya dito, Iglesia ni Cristo, Protestante, born again, Jehovah Witness, Catholic, Israelista, Sabbatista, Islam, we are one. Our spirit, we are all one, coming from the universal creator. So walang rason na hindi tayo magmahalan because we are one. Number two rason, saan ba tayo nanggagaling? Saan ba nanggagaling ang Kristiyano? Saan ba nanggagaling ang Muslim? So bawat isa sa atin, alamin natin kung saan tayo nanggagaling para maintindihan natin kung ano ang pinagbulan. Now, according to the Bible, in the Holy Quran, the father of mankind was Prophet Abraham. You see, maliwanag po sa atin lahat, both Bible and Quran, Prophet Abraham has two wives. The first wife of Prophet Abraham, Sarah from Jew, Israel. Hindi manganak si Sarah with 90 years old, if I am not mistaken. With the consent of Sarah, pinaasawa niya si Prophet Abraham kay Hagar. Hagar. From Arab. Nanganak si Prophet si Hagar kay Prophet Ismail, which is so-called the firstborn. 6 years old, nanganak si Sarah, 96 years old na, kay Prophet Isaac. So Prophet Isaac and Prophet Ismail, they are different mother, but the same father. They are brethren among each other. So the second son of Prophet Ismail, which is Kidar, in Biblia, Kidar, in Arabic, Khaydir, Prophet Khaydir. Si Prophet Isaac naman dito ng anak, dito yung genealogy niya, si Prophet Jacob. Sa Biblia, Jacob. Sa Arabic, sa Quran, Prophet Yaqub. The second son of Prophet Ismail, Kidar, nanganak na naman dito, yung tinatawag na 12 princes of Kidar. Nanganak na naman dito sa kabila, yung Jacob, yung tinatawag na 12 tribes of Israel. You see? Now, dito sila nanggagaling. Dito po yung pagkawatak-watak na ng Muslim pati Christian. According to the imminent law or the law of God at saka batas ng Diyos, kung sino man ang unang pinanganak, he will inherit the power and authority. The firstborn, which is Prophet Ismail, siya po ang nabigyan ng last will and testament. So nagkaroon ng jealousy dito sa 12 tribe of Israel. So 12 tribe of Israel, nagkawatak-watak sila because of the jealousy, naggumawa na sila ng lumawa na sila ng reliyon.
And Jesus Christ was sent, according to the Bible, Jesus Christ was sent to the 12 tribe of Israel, hindi pa rin siya paniwalaan. You see? Hanggang pinagbabato siya, until he was crucified. Even shouted in the mass about that. But before he passed away on, nagsalita na siya, "It is expedient that I will go away. If I will not go away, the Comforter will come and he will send him to you and he will guide you into all truth." He is referring to Prophet Muhammad. Dito lumabas sa 12 princes of Kedar. Now, so walang pagkaiba. If you will try to dissect the genealogy of the Muslim and Christian, he is ang pinanggalingan natin. So why we fight? We only fight because we are ignorant. Maakasahan, mga madaling lapikan, mga pero mayroon ka usapin, madaling lapitan, mayroon ka usapin. Ay, nagsawa na po ako sa gawa. Magawa ko kong jingle, pangulo, pangalawang pangulo, senador, kongres, maganda po. Ultimo para kay captain, ginagawa ko ng jingle, mga kaibigan. Pero wala po ko, maakasahan, madaling lapitan, may paninindigan, basta sa bayan, mahalang mahirap, yaaho ng mga mahirap sa kahirapan. Anong nangyari? Hindi yung maaaring iyan at ang buhay na mahirap. Bakit po kayo? Kapag ka, yumama na mahirap, sino ang mabibilhan mo ng boto? Ano ba, isang mahirap? Ano ba, ikaw halimbawa? Pero hindi ka naman mukhang mahirap. Halimbawa mahirap ka. Kung mahirap kang yumama ka, papayag akong pili ng boto mo, baka sa palito yung pipili ng boto mo. Di ba kaya sa salita lang mo yun? Iaangat ang mahirap. Tapos nasabi ng Sultan, sayang po, makikita na tumad. Sayang po. Matutupad yun. Matutupad by the grace of God. Itinataas na po natin ang kamay ng ating susunod na senador ng Republika ng Pilipinas. Sultan Sharif Al-Wani. Truly, maganda nga po ulit. Hindi ko mong matanong anong partido kayo? Ako po, partido ko po ang lahat ng presidente at tumakbo kasi independent ako. Kasi po, maganda po yung pahilag ng ating kaibigan, Josek. Ganun din po yung mga naririnig ko. Ang problema po, paano kaya natin mababantayan yung boto nyo? Dahil wala po kasi yung pre-watch. Kaya, ang susunod po namin ano, hindi po kaya kinakailangan na manawagan tayo na bayan na magbantay sa inyong buhay. Anong ginagawa po kasi medium eh? Kaya nga eh. Ito po yung tanong ko talaga. Paano po kung kayo mahalan at ligawan kayo ng malaking para dito magnanakaw? Alam mo po dito sa bansa natin, yan po yung mga trend na ngayon eh. Kapag pumasok po kayo sa politika, sana hindi ka kakainin ng sistema. Marami po dito, idasal po natin na hindi tayo kainin ng sistema. Nakikita po natin, talaga hindi tayong kakainin ng sistema sapagkat tayo, ang pananaw natin, hindi tayo kukuha ng pinatawag na pork barrel o kaya countryside development na yan. Kasi yung pork barrel, number one, pork, bawal sa Muslim yan. And we have to give to the people. We have to justify and we have to give to the people because that is the money of the people. Number two, of course, nagtatrabaho tayo as senador, mayroon tayong salary, di ba? And we will not get that salary. We have to set aside for the scholarship sa mga intellectual student. Nangangarap tayo, tatanda po tayo, eh. We will not stay longer 100 to 200 years in this world. Mamamatay tayo. We have to choose from Luzon, Visayas, and Mindanao that they will use the salary of Senator Rambani for a scholarship. Because we are the future leader of our country.
tayo, tatanda kami, 16 years from now, senior citizen na si Abani. Diba? Now, so, bakit di kukuha? Paano mabubuhay may pamilya si Abani? I never worked in the national government. But I have been traveling around the world. Why? Because I have my brain. We can do something. Now, with our network outside the country, marami pong tayo magagawa dito sa bansa na ito. At sana, ha, sa tulong ng media, sa tulong ng sambayan ng Pilipino, they will give chance for a Muslim brother in this coming 2010 as the voice of the Filipino people. Marami pong salamat. Salamat po, galang-galang na Senator Albani. Onward to victory. Senator Siani, Senator Albani at saka Congressman Sasa. Okay. Doon po sa ako, tama po kayo, no? May idea po kayo doon. Okay, naluliwala rin. Sabi nga nung ating mga kapatid sa UP, walang kikibo, sino kikibo? Walang kikilos, sino kikilos? Hindi ngayon, kailan pa. Kaya sabi nila, nasa lakas, ang nasa pagkakaisang lakas, nasa pagkilos ang tagumpay. So, tayo po lahat, mga kapatid ng Muslim Kristiyano, at ano yung Pilipino, eh, we care for life. Even like the Ipani, love is forever and ever, sabi nila. We believe that we can work together in the most trusting and cooperative way that mark relations that we are caring, sharing, needing, and wanting Filipinos. Yung pong pangatlong last na issue ng NX ngayon, Mindanao contributes 30% of the national gross national product, which is the total number of goods and services produced by country in one particular year. Mindanao contributes also 54% of the exports. Sabi ng San Presidente mo na. So very rich talaga ang Mindanao, very rich ang Mindanao. So, actually, pinag-away-away ang Kristiyano sa Muslim dun eh, ng isang bansa, para hindi magagawa niya. Kung ngayon po ipapalakin, ano po ang maging programa niya, program of government sa Mindanao? Mabuhay, Reverend. So, Frank, salamat. Salamat po. Actually po, yung sa Mindanao, ito po yung mga hinaing ng mga kapatid natin Muslim, no? Bago kong sagutin yun, paliwanag ko ng kaunti. The national income of the Philippines, approximately 64-65% came from Mindanao. 35% Luzon and Visayas. Without Mindanao, the Philippines can never start again. But in terms of development, what the national government did, if I'm not mistaken, 5-10-15%. So what is justice equality in terms of national development? Now, dito po, ang unang-unang programa natin sa Mindanao, tulad ng sinabi ko kanina, my dreams, I want to convert Mindanao into a food basket. Kasi nakikita natin dito, nandito lahat yung mga tao. Polluted na dito. Yung mga tao nandito lahat. Taga Mindanao, alam mo ba yung nasa Baclara, nasa Tabi-Tabian? They are almost done from Mindanao. Huwag po natin basta-bastahin sila yung mga nasa bangkita. They are all millionaire. Why? Alam mo haba ng lupay nila, mayroong 5 hectare, 10,000 hectare doon sa Mindanao. Pero naririto sila ngayon sa Luzon. Bakit? Kinaya nila na magiging squatter sila dito sa Luzon sapagkat agahan doon sa Mindanao mortar. Pangalian doon sa Mindanao bomb. You see? So, sana kapag na-develop natin in Mindanao, we can establish a massive development in Mindanao, massive education in Mindanao. Wala pong kaguluhan at mawawala din ang traffic dito. Pangalawa, kung pagbibigyan tayo ng pagkakataon ng punong may kapal, inshallah, na we will establish a massive development in Mindanao, starting from the barangay level. Maraming po sa thank you very much. We have, yes. We will acknowledge, please identify your name. Pero kung
Mangyari po lamang na yung tinatawagan na gustong magtanong ay lumapit sa mikropono. Ano, masalang mulay na. Ang pinaglalaban niyo po ngayon ay para sa kapayapaan. Pagkakaisa na Muslim, Kristiyano at mga lumad. Ngunit sa ngayon, base sa EBGA, ay magkakaroon tayo ng limang area na kung saan gagalaw ang EBGA. At narinig ko, ang mga persang Amerikano ay meron ng 50,000 ngayon sa Pilipinas. Yan ay dagdag pa sa Malaysia na nandito na upang mamahala daw ng kapayapaan. Ano po ang inyong pananaw tungkol dito? Dahil kung magiging senador kayo, ay i-review niyo po siguro itong mga agreement na ito. Maraming salamat po. Napakaganda po yan na katanungan, no? Kakamilo, sa ayaw po at sa gusto natin, we are under a democratic country. Now, as a democracy, we are still under the surrogate of America. Now, marami pong nag-uupo sa EBGA, tinatawag. We are against about balikatan ng Amerika pupunta dito. Pero para sa akin, nakikita natin, we need America to come in. Para sa akin, titingnan natin ito kung ito ba ay advantage sa Filipino people, sa mamamayang Pilipinas. Kung nakikita natin na mayroon disadvantage, of course, we have to do something to interpose objection o kaya magbibigay tayo ng recommendation. Pero para sa akin, as long as America is concerned na kahit ano pa ang gagawin ng mamamayang Pilipino, even the president is still under the sovereign of control by the America. Because we are under a democratic country. So, nananawagan tayo dito, sana yung mga mambabatas natin, mga leader natin, na himay-himayin kung ano ba dito ang nakasaad dito sa itka na ito. If it is for the national interest of the country, so I am for that. If it is disadvantage for the national interest of our country, we have to interpose objection. Marami po. Thank you. Ako may follow-up question. Ayan na naman ako. Sobrang bayad sa 4-hour purchase agreement ay talaga namang
hindi natin tanguli. Kaya kahit po meron 20,000 na refund, hindi ko na pinuha. Kaya po hindi na lang na pinuha. O kaya yung medalya na yun. Kaya siya yung tapang ko. Magkarapatan ng lahat ng consumer mula sa Nueva Ecija hanggang Mindoro, Metro Manila, at sa buong kapitin, na around 5,200,000 consumer. Yan po ang pinakalang po namin sa lahat ng kandidato ng mga senador eh. Kahit yung mga presidente. Pati na po ko rin yung reimbursement. Patulad eh, sa Mindanao, lagi nyo po ba yung mga project ng National Grid Corporation of the Philippines. Ang nangyari niya, mga reimbursement na mayroon group at tapos pa rin. Samantanang yan po naman ay kasalanan niya ay yung mga lupa ng ating kapatid na Muslim at Luma, indigenous people ay pinubuha ang pursahan. Kaya nagagalit ko. Yun ang tatlong question nyo, hindi nga po nasabi ko na kanina, siguro naman sa programa na ito yan, at ako naman ay nagiging recommendation ko po yan sa inyo, sila ang abogado rin ng inyong halito at ang inyong pagiging kandidato. Salamat po na marami. Salamat po, Attorney Del Mondo, ang pinakang magiting natin na abogado, no? Number one, ang issue dito is about the traffic problem, no? Alam niyo po, yung traffic nito, kung akong, sa akin lang ba, no? Napakadali po ito problema, eh. Pero kahit sino man ang umupo dito, hindi pa rin nalulutas ang problema sa traffic. Now, kung mabigyan lang natin, mayapuro din sa mga kapatid ko, kung mabigyan lang natin ng massive development ng Mindanao, alam mo, ang karamihan ng mga tao pupunta doon. So, makamainos tayo kaagad ng traffic. Ngayon, nakikita natin dito, lahat ng mahihirap doon, bumupunta na dito, ang mayayaman doon, bumupunta na sa Tuso, kasi mayroong counting 50 dito. Doon nakikita natin may bumba, may bumba agahan, you know, hindi ko maibigyan kung anong nangyayari sa Mindanao ngayon. Now, yun ang mga solusyon. If we can establish a massive development of Mindanao, paano gagawin natin tulad ngayon? Talk about OFW. Yung solusyon natin sa traffic, massive development dito, para magkaroon sa Mindanao, para magkaroon lahat pupunta doon ng mga tao. Number two, yung OFW pong pinatawag, para sa akin, napakalungkot po ang OFW natin. Kahit ang taas ng kanilang pinag-aralan, teacher sila, nurse sila, pagdating doon, diit sila. Yun po ang masakit. Samantala, tayo ang pinakamayaman sa buong Laytig na ito. You see? Ang nakakapagtaka po dito, Tommy, ang pinakamasakit, kasi as a traveler, nakikita ko, ang pinakamasakit, no? Yung mga kapatid natin, OFW, sila po yung hari dito sa bansa natin. How many billion pinapadala nila dito? Alam mo, nabubuhay ang bansang Pilipinas because of the OFW, nakikita natin dito. Pero ano pong kalagayan nila ngayon? Nakikita natin lahat. Pero para sa akin, ito po yung pangarap natin. Kailangan po wala ng OFW. Bakit? We will establish a massive development para dito yung expertise, technical know-how nila, magamit nila. Like in Dubai, from janitor up to the top executive, there are Filipino. Without Filipino, there is no Dubai. You see, nagamit lahat ang expertise, technical know-how ng mamamayan Filipino doon. Bakit hindi natin magamit dito? You see, so I am appealing to the national government. As this is my job as a businessman. Gagawa tayo ng paraan paano natin ma-establish ang lahat ng mga corporation factory doon sa Mindanao. Like po sa ano, sa seaweeds. You see, one resources sa Mindanao. The global supply in term of seaweeds, meaning carrageenan, and the whole world, 65% from Mindanao, the southern Philippines, especially Tawi-Tawi. But here in the Philippines, it was established in Cebu. It's owned by Dakay. You see? But the raw materials came from Cebu. The banana plantation, nandun, yung tuna, tinatawag na tuna dito sa Jensen nangyayari. Ang Southern Philippines doon, doon kumukuha na. Part of Malaysia, Indonesia, and part of Sulu, Arquipelago. So yun ang nakikita po natin.
Pangatlong issue po, itong Meralco, nakakapagtaka po, itong Meralco, sana may balik natin sa gobyerno. Oo. Kapag hindi natin may balik ito, talagang oppress ang mamamayan Pilipino. Ito ang dapat may balik sa gobyerno. Ang Meralco, yung inaw, may balik sa gobyerno. Ang tubig, kailangan may balik sa gobyerno. Yung communication, kailangan may balik sa gobyerno. Kasi, itong dapat very quality, eh. Very sensitive issue ito. Eh. Itong, ngayon, privatized lahat. So, tayo, we are under the mercy by the capitalists. So, nananawagan tayo. Sana we have to do something. Itong mga part na ito, the communication, the mineral ko, the water, kailangan may balik ito sa gobyerno. Marami po sa mga. Mga kapatid, meron lang po akong suggestion. Kasi po kanina binarinig po ako na paano mababantayan ang boto ng ating mahal na senador, number one, Albano. Isa sa mga napag-isip-isipan ko, kasi bawal, actually, sabi ng iba pwede, pero bawal according sa COMELEC na mag-picture-picture sa loob, di ba? Bawal. Kaya alam ko yung selfie revolution na itinatang para sana sa mga gigiting nating mga ano, mga gustong maging leader ng bansa ay mukhang malilihado. Kaya lang isang naisip ko, Senator Albani, pwede mo bang malaman nyo na ano ba ang paborito ninyong color na wala sa mga kandidato ngayon? Kulay na wala. Sa akin po, I love white and blue. White and blue, yan. Siguro isa lang piliin nyo dun sa white and blue. White po. White, okay. So, ang akin lang po, no, without saying anything, tayo po ay boboto sa isang mission group. Hindi mo po pwedeng lahat ng para kay Senator Albani ay magsuot ng puti para lang malaman natin na yung bilang natin ay para sa kanya. Ano sa tingin nyo? Kasi wala na tayong ibang option eh. Pag nagkuhaan ng picture, hindi rin pwede. Pero siguro kung makikita natin na isang botante ay nakabuti, understandable na kahit papaano, it's either para sa presidente na white o para sa senator na white. Diba? Tama ka doon dahil si Grace po, white sila eh. Oo, oh, diba? Hindi, ang akin lang naman na Yusek eh, para hindi na tayo ma-confuse, diba? Malaman lang natin na ang suporta para kay Senator Albani o kaya naman kay Congressman Joel Sarsa, ay posible kung taga Makati naman tayo, at least eh, makita natin, ay pakita natin yung tunay na suporta natin. Ang susunod na follow-up question ko na lang, Senator, alam niyo po ba na marami yung problema ngayon sa pondo? Pondo ng gobyerno, no? Kung kayo po ay maupo, ano ang may pinakamalaking parte ng pondo ninyo bilang isang senador? Ang bibigyan ninyo ng pansin para sa kalaman ng lahat. Actually, marami yung kayong tagahanga. Wala nang narinig kayo sa aking part lang, sa listener ko lang at saka viewers ko. Marami yung nag-a-attempt na tumulong para i-recopy na lang ang inyong mga flyer ibig sa manghingi sa inyo. Self-initiative po yun na ginawa po na aking partner, si Captain Rolando Durana. Salamat po. Maraming salamat kagawin sa lahat ng mga tumulong, sa mga kapatid ko media. Salamat po sa inyong lahat. No? Ito po yung masasabi natin sa yung katanungan ni kapatid. No? Kadobi, ganito po, may apology. Yes, ikaw, okay lang sir. Yung pinatawag na pondo, if you will rely on the era, kulang po yung era natin, yung Internal Revenue Board, what I mean, the Countryside Development ng Senador, sa palagay ko, kulang ito sa sambayan ng Pilipino, yung mga tumutulong para sa atin. No? Kulang ito sa kanila eh. Now, ako po, with my expertise and technical know-how, I will not only rely on the countryside development or the pork barrel o ano man ang tawag doon, we have the expertise in technical know-how, how to raise fine. As a member, as the chairman of the World Philosophical Forum under UNESCO and United Nations,
and concurrent as one of the special envoy to the Organization of Islamic Conference, we have to use our network and expertise. How to infuse or invisible bring investor from outside the country. Kasi ito pong bansa natin, mga kapatid, nandito po lahat ang kayamanan na pwede nilang, they can establish project in our country. Now, alam nyo po, katulad ng Muslim country, no? Huwag natin po i-understand sa Muslim country. Majority, almost 70 to 80% investment dito sa Pilipinas, it's Muslim funds. Nakita nyo bang MRT, RRT, yung mga ano na yan? It's belong to the Suharto asset. Managed by Salim Group of Company. Money Pangilinan. And then, broker po dito si Pangilinan. You see? So, all the asset majority, it's belong to the Muslim. Mayroon pa dito pumapasok ngayon, the World Muslim Consortium Fund coming from the Vital Fund. Ano? But the one who money, which is the Christian, but the Muslim is, the funds belong to the Muslim. Now, if the Muslim world, nakikita natin na nandoon yung tiwala ng pagmamahal sa gobyerno, nakita nila na we have representative voice from the Muslim, I firmly believe we can convince the Muslim world to infuse development in Mindanao, not only Mindanao, but the entire Pilipinas siguro. With my network connection outside the country, I think I can assure, I can convince them whatever project na parating nila dito. Kung kaya ng iba, bakit hindi natin kaya? Pero nagtataka Muslim world, bakit walang representative na Muslim or bosses sa Mindanao? Marami kong salamat. Ipa attorney, then we'll have 15 minutes time left for the individual ambush interview ng bawat station. Salamat po muli sa mga kapatid na Muslim. Ako po ay isang pastor. Ako po ay si Brother Gary Blasco. At ako po ay naniniwala at na ang Muslim at ang Kristiyano ay isa lamang. Ang tanong po ng ating mga kapatid sa pananampalataya bilang Kristiyano, kaya tanong po kay sa ating kapatid na share sa susunod na ating susunod na senador, ang tanong po sa kanya ng mga kapatid na ay ito, gaano at ano ang gagawin mo para mapag-isa ang Kristiyano at ang Muslim? Hanggang kailan ito? Kailan mo ito gagawin? Ito po yung gagawin. Maraming salamat. Well, ang tanong ko doon, paano natin mapagkaisa ang Muslim at ang Christian? Alam nyo po, sa kasaysayan, kung makita natin dito sa bansang Pilipinas, Karubert, because of discrimination, because of demarcation line, hindi mo nakikita pa yung nagkakaisa ang Muslim at ang Christian. Nakikita. So ngayon, ito po yung battle cry natin. Mayroon tayong mga paraan paano magkaisa ang Muslim pati Christian. So sa paano paraan po bakit hindi nagkakaisa ang Muslim pati Christian? Sapagkat ang mga kapatid natin Christian, tulad ng sinabi ko kanina, they are ignorant about the Holy Quran. Hindi nila binabasa kung ano ang laman ng Holy Quran. Ang mga kapatid natin naman Muslim, they are also ignorant about the Holy Bible. So if both party are ignorant, talagang hindi magkakaintindihan kailanman. Now, bilang isang kapatid yung Muslim, ako po yung, I will spark something, kumbaga man sa ano, I will bridge the gap of misunderstanding between the Muslim and the Christian. Ano ba yung gap na yun? So ipapaliwanag ko sa mga kapatid nating Christian, ano ba yung missing link? Bakit hindi nagkakaintindihan? Now, tulad kayo, tinatawag natin, sabi pa sa Holy Quran, a true Muslim is a true Christian. A true Christian is a true Muslim. Now, bakit ganon? So we have to define what is Christian. The word Christian from the Gregorian language meaning Christos, anointed, the chosen one, napili ng Diyos. Ang tunay na Kristiyano, meaning maawain, matulungin at mapagmahal. Sumunod sa kautusan ni Jesus Christ. Hindi siya hudaber sa bangko.
hindi siya hudapin sa taxi at hindi siya manluluko. Ang tunay na Kristiyano, maawain, matulungin at mapagmahal. Now, what is Muslim? Kailangan po alamin natin, the word Muslim meaning, it is only an Arabic, it is an Arabic language, meaning believers within one true God, naniniwala ang isang Diyos. Ang tunay na Muslim, maawain, matulungin at mapagmahal. Hindi siya busaya, hindi siya terrorist, hindi siya kidnapper, hindi siya pumapatay ng tao, hindi siya hurdapper. So the word Muslim in Christian, it was only uttering in the different language, but the vision, the concept, the wisdom, is alam. So there is no reason why ang Muslim pati Christian na hindi magkakaisa. Number two reason, the spirit of the brother Christian, marami man tayong pananampalataya dito, Iglesia ni Cristo, Protestante, born again, Jehovah's Witness, Catholic, Sabadista, Sabadista, Islam, we are one. Our spirit, we are all one, coming from the universal creator. So walang rason na hindi tayo magmahalan because we are one. Number two rason, saan ba tayo nanggagaling? Saan ba nanggagaling ang Kristiyano? Saan ba nanggagaling ang Muslim? So bawat isa sa atin, alamin natin kung saan tayo nanggagaling para maintindihan natin kung ano ang pinagbulan. Now, according to the Bible, in the Holy Quran, the father of mankind was Prophet Abraham. You see, maliwanag po sa atin lahat, both Bible and Quran, Prophet Abraham has two wives. The first wife of Prophet Abraham, Sarah from Jew, Israel. Hindi manganak si Sarah with 90 years old, if I am not mistaken. With the consent of Sarah, pinaasawa niya si Prophet Abraham kay Hagar. Hagar. From Arab. Nanganak si Prophet si Hagar kay Prophet Ismail, which is so-called the firstborn. 6 years old, nanganak si Sarah, 96 years old na, kay Prophet Ishaq. So Prophet Ishaq and Prophet Ismail, they are different mother, but the same father. They are brethren among each other. So the second son of Prophet Ismail, which is Kidal, in Biblia, Kidal. In Arabic, Khaydir, Prophet Khaydir. Si Prophet Ishaq naman dito ng anak, dito yung genealogy niya, si Prophet Jacob. Sa Biblia, Jacob. Sa Arabic, sa Quran, Prophet Yaqub. The second son of Prophet Ismail, Kidar, nanganak na naman dito, yung tinatawag na 12 princes of Kidar. Nanganak na naman dito sa kabila, yung Jacob, yung tinatawag na 12 tribes of Israel. You see? Now, dito sila nanggagaling. Dito po yung pagkawatak-watak na ng Muslim pati Christian. According to the imminent law or the law of God at saka batas ng Diyos, kung sino man ang unang pinanganak, he will inherit the power and authority. The firstborn, which is Prophet Ismail, siya po ang nabigyan ng last will and testament. So nagkaroon ng jealousy dito sa 12 tribe of Israel. So 12 tribe of Israel, nagkawatak-watak sila because of the jealousy, lumawa na sila ng religion. And Jesus Christ was sent, according to the Bible, Jesus Christ was sent to the 12 tribe of Israel, hindi pa rin siya paniwalaan. You see, hanggang pinagbabato siya, until he was crucified, even shouted in the Masabatani. But before he passed away on, nagsalita na siya, "It is expedient that I will go away. If I will not go away, the comforter will come and he will send him to you and he will guide you into all truth." He is referring to Prophet Muhammad. Dito lumabas sa 12 princes of Kidar. Now, so walang pagkaiba. If you will try to dissect the genealogy of the Muslim and Christian, iis ang pinanggalingan natin. So why we fight? We only fight because we are ignorant. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Po si Abdul Mubin Gawali, isa sa mga leaders na dinipayad mo po sa Civil Society of the Philippines. Natuwa mo magsalita kasi may nakita akong mga kapatid natin doon sa Mindanao. Lalo na yung si Ali Muhammad, kasama namin dito sa
APD. Sa paunang tayo na po ang armchair man ng APD. Kung si Senator na gawin natin, siya ang national advisor ng APD. Personal, national advisor ng APD. So, I'm happy. Kita-kita kami ngayon. Sa totoo lang, maraming mga kapitong grupo. Nandito ang yung Mindanao, nandito ang Krislam, nandito ang yung Krislam na ito sa Hulo. Isang organization sa Hulo na marami, pero babae lang sila. Nagpaparito, ipaparating kay sa senador natin, na buo sila, sulit sila para sa senador natin. Kahit wala mas dumating dito, sabi na ipahamok sa senador ito. Yung Krislam, dapat alamin ito, grupo ng mga babae doon, malakas at sumuporta sa'yo. Pangalawa, nandito ang chairman ng Mindanao, New Mindanao Movement for Change, mga kapatid natin sa Sambuanga City, the whole Mindanao lang din ang ano nila at nandito. Nawala lang dito sa tabi ko saan na yun. At saka yung Unified Muslim Civil Society of the Philippines, buo ito ng mga lahat ng mga Muslim nandito, different organizations, nagkaisa yung sa akin, yung Bulsa Pilipin, nandun na pinangalanan ng Unified Muslim Civil Society, siguro about mga almost 20 organizations, nagkaisa, nabuo ito ng dahil lang sa senador natin. Sana i-acknowledge mo ito, senador, hindi mo lang alam, kahit hindi ka nagsabi maraming grupo, tumitingin sa'yo, naghahanap sa'yo, at saka sumusuporto sa'yo. Ganun na lang, sana manalo tayo, palakpakan natin si senador. Maraming okay, salamat. At final question? Ah, pala, nakalimutan ako. Oh, sige. Kasi humahabol po yung mga TV natin. May isang ano pala, may isang tatakbong gobernador. Doon sa Basila, siguro kilala ng kapatid natin dito, si Brother Jaujan. Jaujan, nandito ang chief of staff niya. Siguro kung makain pa, bigyan natin na rin ano, para magkapagsalita. Isang gobernador ng Basila, kilala yung kapatid natin sa Basila. Yes, maaari po ba natin siyang tawagin? Nandito siya ngayon, sana. Joel? Tawa. Brother Arkap, nandito ka, Brother Arkap? Kung nandito ka, kailangan yung chief of staff ng governor ng Basila. Maya. Supporta din sa'yo. Sa katunayan, napunta yan dyan. Napunta dito para makipag-usap, makipag-ano sa'yo. Yun lang po. Maraming po salamat. Last question. Isang request po na para po, personal request po ito na isang panalangin po sa ating pagkatapos. Mangyari po naman na tumayo po tayong lahat, kumare. Tayo po ay mananalangin na sama-sama po natin ipanalangin sa Diyos at sa katagumpay na sa halalang ito. Sama-sama natin ipanalangin ng ating kapatid na Sheriff Albani na maging isang senador ng ating Republika ng Pilipinas. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito po ang bawat isa, ang iyong mga anak sa loob ng kwartong ito. Narito po ang iyong mga anak na mula sa iba't ibang probinsya, sa iba't ibang pananampalataya. Narito po kami ngayon nagsasama-sama na dumadalangin sa iyo ang aming pong kapatid na Ibrahim Albani, si Sheriff Albani na iyong lingkod, ay tulungan mo po Diyos, pagkaluban mo po siya ng lakas, ingatan mo po ang kanyang katawang laman, palakasin mo po siya at bigyan mo ng katalinuhan upang magamit po sa isang tunay na pamamahala, sa isang tunay na leader ng aming bansa. Naniniwala po kami, Panginoon, at idinadalangin namin sa iyo na ang aming kapatid na ito ay siyang maging ugat ng aming ng pananampalataya ng bawat isa, ang Muslim at ang Kristiyano ay magkaisa na. Sa kanyang karunungan na binibigay mo sa kanya
ang katalinuhan, ang kanyang kaisipan, ang ginintuan niyang puso ay magamit sa ikabubuti ng aming bansa. Nakikita namin dito, napapanahag namin ito na sa kanyang pananalita ay isang indikasyon na maliwanag ang katagumpayan ng Muslim at ang Kristiyano ay mananatiling kasama magkapatid bilang iyong mga anak. Panginoon, sa sudarating kong halalan, mananibiklood ko ako bilang Kristiyano, ang aking mga kapatid na Kristiyano at ang aming mga kapatid na Muslim. Ipagkalobo po sana sa kanya na mapagtagumpayan niya ang lahat na ito. Manalo po siya at may luklok namin sa Senado upang sa isang maging puses na mahihirap, magkakayanan, maging mahirap. Lalo na po ang mga walang kakayahan ay pagtanggol ng kanilang sariling karapatan. Panginoon, ang kapatid namin Albano ito, ingatan mo po siya. Lagi mo siyang bigyan ng kalakas at karunungan. Ang kanyang pamilya ay iyong iingatan sapagkat ito ang kanyang panunindigan, ito ang kanyang simulain upang sila ay magtagumpay. Sa likod po ng kanyang bisyong ito, naniniwala kami na kami bilang iyong mga anak ay iyong pag-iisahin mula sa araw na ito. Ito po o Diyos ang aming inihiling, ang kapanalunan, ang pagiging senador at pamumuna sa baluta, pamumuna sa eleksyong darating ang aming kapatid na Albano. Buong pakumbaba po na aming nihiling. Iluklok mo po siya sa Senado bilang aming kinatawan. Maraming salamat po. Mabuhay! Mabuhay! The next Senator of the Republic of the Philippines, Sultan Sharif Albano. Mabuhay! Mabuhay ang Muslim Mindanao. Mabuhay! On that note, we'd like to thank everyone for joining us today. Marami pong salamat. God bless you all. Take a picture from us. Okay. Then you put face in the Facebook. Okay, okay. Kasama ito. Okay, okay. Bro. Oh, sige. Okay, okay. Okay. Look at it.
bundok ni Albani para sa Pilipino. Pero ako as an independent, hindi naman ako masyadong exposed sa Sanatan, pero nakikita ko kahit hindi natin na-expose si Pacquiao, nakikita na-expose na siya sa buong mundo. So in fairness sa kanya, para sa akin, i-alis natin na yung tinatawag na jealousy sa mga ganyan. I am very happy for me. Kailangan suportahan natin. Saluduhan natin. Karangalan po natin na bilang isang Pilipino na nagdadala siya ng karangalan sa buong mundo. Karangalan po ng bawat Pilipino. Kailan ka dumating? Ah, talaga. Number 1. Hindi nakukunan to, ito kukunan ko. Atras. Brother Bulo. Okay. Ay, nakatalikot na. Bali, harap ka. Nabuo naman ang harap. Yeah, marami ang dito. Okay, post na. Brothers, sisters. Ganun ba? Akala ko number one. Okay. Yan, okay. Ayos. Asa yung camera ko na mamada? Missing in action ng customer. Okay. Very nice. Hindi na ako nakaabot sa bangon ko. Bigay mo sa akin yun, ha? Yan ang mga original na Bolitas Gang. Walang bako pa. Ayan,
Bijo po, bijo. Ah, bijo yan, pero pindutin mo lang, delikado na rin yan. Ito, ito? Ah. Pag-pindut mo yan. Pag-pindut mo yan, delikado na rin yan. Ah, kasama. Tuloy lang, bijo. Ay, ay, ay. Langaw. Ha? Ha? Dito rin na yan. Ha, dito ko pa. Oo. Oo nga. Picturean mo kami niya. Ha? Dito din mo na rin. Okay.